Magandang hapon Pilipinas at magandang hapon mga boxing fans. Narito mong muli ang Sports Manda para ibigay sa inyo ang live blow-by-blow commentary ng bakbakan po sa pagitan ni Kenshiro Teraji at Anthony Olascuaga. Ito po ay para sa Unified WBC and WBA Super Light Flyweight Championship na hawak-hawak po ngayon ni Kenshiro Teraji. And right now, of course, ang ine-expect natin na laban na supposed to happen ay walang iba po sa kundi sa pagitan nitong si Teraji at si Jonathan La Bomba Gonzalez. Unfortunately, nagkaroon po ng karamdaman at nasakit itong si Jonathan Gonzalez na kailangan niya pong mag-back out sa laban. Halos 1 month notice po. At kaya narito po ngayon sa harapan natin itong si Anthony Olascuaga. Siya po ngayon ang papalit bilang challenger nitong si Kenshiro Teraji, who has been defending this title for quite a while now. Nakuha ni ito po ang kanyang pangalawang pagbawi po o pagdepensa rito sa kanyang dalawang titulo, mga idol. He's been holding yung kanyang alakas pala ng boses ko, sorry. Sorry, yon. So, ito nga po, biglang nagkaroon ng maingay sa computer ko. Meron nag-play na video. Pero ito nga po, this is the second time that Kenshiro Teraji will be defending, of course, his belt. At hawak-hawak niya na po before ang WBC at na-depensa niya po ito ng maayos. And right now, of course, maganda ang mangyayari dito, mga idol, knowing that this division, marami po tayong mga Pilipino na nandiyan. Marami po tayong mga Pilipinong boksingero. Na-distract ako doon kanina sa ingay. But anyway, guys, ito, nagsimula na po yung laban. Actually, kanina, there are two fights na nangyari. At yung kanina po ay naganap po ang bakbakan sa pagitan ni Nakiko Martinez at ang kanyang nakalaban na si Rhea Abe, kung saan nanalo po si Abe via unanimous decision. At natalo itong si Kiko Martinez. Of course, Kiko Martinez ay isa sa mga solid na mandirigma din yan, mga idol. He's been a three-time world champion. And napakaganda ng laban. Natapos po in 12 rounds. And right now, I think the fight that will happen is between kay Jin Sasaki at etong si Keita Obara. Ito po ay para sa bakanting WBO Asia Pacific Welterweight title at napakaganda. Pero in the meantime, idol, eto, babati muna tayo, magbabasa muna tayo, magpapagpag tayo at medyo na-distract tayo dun sa ingay kanina. Biglang nagkaroon na maingay. But in the meantime, nagtatanong, Benz, actually nag-start na itong laban alas 3. Nag-start, Dimitri Bull, idol, masama pakiramdam ko, parang ma-upset si Stevenson bukas. Definitely, idol, ano? Pwede, may posibilidad. At syempre, of course, meron pa rin po tayong mga dadalhin mga laban. Ang ating dadalhin bukas is magkaiba po kasi yung laban ni nitong si Shakur Stevenson at itong si Shuichiro Yoshino. Sa ibang card po sila. At iba rin po yung card ni Marlon Tapales versus Murodjon Akhmadaliev. So yun po yung ating mga dadalhin. But as much as I can, idol, i-cover natin definitely parehas yung laban na yun dahil maraming mga Pilipino po ang talaga nag-aabang dito sa magagandang laban na to. Prediction mo, idol, kay Solis at Inoue, idol. Nako, idol, napakagandang laban niya. And I think I have, alam natin itong si Liborio Solis, maganda rin ang record nito. He's been fighting world-class opponent sa kanyang division. And of course, somehow makikita natin dito rin yung credentials nung Takuma Inoue. Pero we never know. I still have it like 50-50, of course. Shoutout kay Narciso, si Varua, idol, thank you very much for tuning in. Humble na Japanese lords. Yes, definitely, idol. Japino yan. Japino yan si Shuichiro Yoshi ng mga idol. Shoutout boss, Teraji ako dyan. Definitely, idol, ano? Ang gusto ko sana mang maglaban, hindi lang talaga natuloy, ano? Yung Jonathan La Bomba Gonzalez, may hawak din yun na title, kaso nagkaroon po ng karamdaman. Dami palang Japanese na world champion. Yes, idol, madami. Pabat, yun, Danilo Arellano, shoutout sa inyo at sa mga kaibigan na natin dyan na nandiyan dyan ngayon, of course, sa Mindoro. At sana manalo si Marlon Tapales. Bukas natin dadalhin yan, idol. Bukas pa po. Bukas pa po yan. In the meantime, Andrew Biasala, pumusta ako sa kalaban ni Inoue kay Liborio Solis, idol. Nako, pwede. Taas ng kumpiyansa ni Tapales sa face of idol, pero parang tagilid sa champion. Ang kailangan lang talaga, idol, ano, yung focus and then, of course, execution ng game plan.
But I believe, alam natin yung credentials nitong isang Marlon Tapales, babagsak yan. Alam natin at bumabagsak si Marlon Tapales, pero tatayo at babangon yan. We've seen him do those things and we've seen him knocking people out. So definitely magandang laban. Kokoy Awit, shoutout sa iyo mula sa Tacloban. Sid Prihapa, Triskelion 1968, Boxing Time. Yes, Idol, maraming salamat. Laban na ni Fundora. Ang dami nga magagandang laban. Bukas actually, Idol, tatlo po. Tatlong events po ang magaganap. Shakur Stevenson will be fighting Chuichiro Yoshino. Jesse Rodriguez versus Christian Gonzalez. Idol, pangalawa. Different po yun. Sa The Zone po yun. Sa Boeing Center. Dyan si Marlon Tapales. And of course, Sebastian Fundora versus dito kay Brian Mendoza. So napakaganda. Tatlo pong mga events ang magaganap ng sabay-sabay bukas, mga idol. Ito, nag-refresh lang ako para makita natin kung ano yung nagaganap na at nangyayaring laban dito. At yun nga, mga idol. Teka, bati muna tayo. Lakas na naman ng volume. Yan, hininaan ko lang. Tapos na po ba yung kay Inoue? Hindi pa, idol. Hindi pa. Hindi pa tapos yung Liborio Solis versus Takuma Inoue. No? Magandang laban yan. Mamaya, dadalhin natin. Ito ang naglalaban ngayon, Sasaki versus Keita Ubara. This is for the WBO Asia-Pacific Welterweight. Itong si Keita Ubara, idol, pinatulog na to at pinabagsak nito ni Alvin Lagumbay, ano, yung kababayan natin. Bukas may panibagong champion na tayo. Yes, idol, brother Sid Friapa. Ito yata yung matagal na hinahamon ni Rasta Maxi Teraji. Yes, idol, ano? And nag-sparring sila. Nakausap ko noon si Coach Doc J at maganda raw yung pinakita and parang nakita nila na butasan nila at alam nila na kayang-kaya ni Rasta Mac ito. Pero of course, we have fighters dyan sa light flyweight division at sino-sino nga ba yung mga nandiyan dyan sa light flyweight division. Of course, nakita natin yung laban sa pagitan ni na Rasta Mac, Mark Veselyes at of course itong si Reggie Suganov. At kung saan nanalo po si Reggie Suganov via unanimous via a technical knockout, I think. Oo. At or unanimous decision, I forgot, ano, idol, ano. At siya na po ngayon ang may karapatan para labanan itong current IBF light flyweight champion na si Sive Nochinga. So we're just waiting for the announcement para ma-finalist na yung laban nila and definitely another world champion, Pinoy world champion in the making na naman po ang ating mapapanood. Of course, not only him, nandiyan din si Christian Araneta, mga idol, who is currently ranked number 4 sa IBF and then of course, number 9 sa WBO. Mel Pajardo, nandiyan din, mga idol. So, maganda-ganda yung kinabukasan natin dito sa light flyweight division. At recently po, nanalo din itong si Christian Araneta. So, aangat po ang kanyang pangalan dyan sa rankings. Aantayin natin yung opportunity talaga na makalaban natin sila. Babasa muna ako dito ng mga komento. Nakabus na. O nga, idol, nag-aantay pa tayo, no? Pero so far, I believe, baka sila na yung susunod dito. Baka sila na yung susunod dito. According to BoxRec, parang dalawa pa lang yung laban na nangyari and we're still waiting for two more fights after this, mga idol, kaya hindi muna natin dinadala. Knockout by Tapales, pero kung decision kay Ahmad Aliyev, definitely, idol, medyo pukukan niyang bukas. Mahirap i-predict pero tingin ko knockout win both boxers. Definitely, idol. Correct yan. Idol, pabuli ka sa akin. Danilo Arellano, palagi po ano na taga Mindoro Occidental po dito sa Sablayan. Uy, maraming salamat, brother Danilo Arellano at sa inyong mga patuloy na sumusuporta. Road to 5K followers na po tayo sa ating Facebook page. At sana po mas marami pa po tayong marating at maabot, mga idol, para po mas dumami po yung ating followers. Sana may game plan na sila Tapales para ma-pressure ang champion sa laban. Dapat may plan B. Definitely, idol, meron yan, ano? Dr. Stopped, Andrew Biazala. Pero di ubram phenom tong hapon for sure. Yeah, idol, maganda-gandang match-up. Ano? Inaantay ko yung pagpasok talaga nitong si Reggie Suganov. That young man is very promising. Nakita natin yung galawan, nakita natin yung movement, nakita natin yung power ng mama na yon. And definitely, antayin natin. And kung makalaban niya itong si Sivino Chinga, definitely, ilista mo na, mga idol. Legendary Gaming, may Pinoy ba bukas na lalaban? Meron, idol, Marlon Tapales, supportahan po natin. Linggo ng umaga, alas 8, magla-live na tayo. Mananalo sa laban ni Inoue.
ito bang Liborio Solis versus Inoue, mga idol? Right now, mas mataas po ang ranking ni Takuma Inoue according to boxrec.com. Sa metadata nila, Takuma Inoue is currently ranked number 6 po sa kanyang division, which is of course a bantamweight, at number 36 naman itong si Liborio Solis. And definitely, hahalo talaga in the making ang pangalang, ito bagsak po, may bumagsak. I think Sasaki, bumagsak po and he's okay. Pinabagsak po ni Keita Ubara. Let's say this is only the second round, ano? Pero I can see here some mistakes being made by Sasaki. He's leaning in, his overextending. That is why Ubara was able to land his power shots. There you go again, some combination. Pero solid itong Sasaki. Lusob na lusob, mga idol. Christian Araneta, grabe power idol. I think malaki chance. Yes, definitely, idol. Christian Araneta is one of those guys. Ito pagka nakausap ko rin itong si Christian Araneta, no, halos tipid na tipid magsalita ito, mahihiyain itong bata na to. Pero pag nanduro na po sa ibabaw ng ring, mga idol, iba. Ang lakas, ang tindi ng mga binibitawan. Alam na hindi aabot ng 12 rounds, may matutulog bukas kay Tapalis versus Ahmad Aliyev. Definitely, idol, ano? Idol, si Takuma Inoue, balalaman. Yes, idol, si Takuma Inoue ang lalaban ngayon. Idol, may laban siya against Liborio Solis. At ayun nga po ay para sa bakanting WBA World Bantamweight. So yung WBA World Bantamweight po, I believe this is yung regular belt po ng WBA. Ayun po yung kanilang paglalabanan. So talagang nakikihalo, nakikipalabok itong si Takuma Inoue. So o bantamweight division, lalo na dahil binakante ng kanyang kapatid. O nga pala, mga idol, July 25th, tuloy na po ano yung bakbakan sa pagitan ni Naoya Inoue and Stephen Fulton. Na-postponed lang po dahil sa hand injury nitong si Naoya Inoue, pero tuloy na tuloy pa rin ang laban. And of course, on May 13, so mga idol, ito ah, sasabihin ko ah, kung talaga tayo ay solid na mga boxing fans, regardless kung ayaw nyo o gusto nyo kay Casimero, mga idol, kailangan natin suportahan. Dahil yung mga ganitong events, talagang kailangan na mangyari dito sa Pilipinas, mga idol. And dapat na sinusuportahan natin ang ganitong klaseng pangyayari. O kada May 13, dito po sa Paranaque, itong si General Casimero ilalaban po dyan. And of course, kanina nag-release din po ako ng video dahil Weljan Mindoro ilalaban po siya against Takeshi Inoue. Another Inoue po, pero I believe hindi ata sila magkaano-ano, mga idol. Hi, Mr. Banal. Sir Idol, sino po dyan ang may dugong Pinoy sa lalaban ngayon? So far dito, idol, wala eh, no? Wala eh. Kaya ko lang tinatalakay ito, mga idol, kasi itong laban na ito ay napaka-importante. Definitely yung movement, ayun, body shot. Bumagsak na po naman dito si Keita Ubara. Kanina sa second round, bumagsak itong si Sasaki. And right now, in the third round, bumawi si Sasaki by throwing those heavy shots sa bodega ni Keita Ubara. And right now, Keita Ubara, wala na siyang magawa kundi yumakap, mga idol. At eto na yung tinatarget dito ni Sasaki. And Sasaki is trying to dig into the body of Ubara dahil nakita na niya yung weakness nung mama. Double jab landed by Sasaki, and right now he's in full confidence. Nakakayanin niya at pababags. Another right hand. There you go. A quick 1-2 that dropped Ubara, and the referee immediately stopped the fight. That was a quick 1-2. Imagine yung 1-2 po na binitawan ni Naoya Inoue kay Payano, and then yung 1-2 na binitawan ni Melvin Jerusalem kay Taniguchi. Ganitong-ganito rin po yung binitaw ni Sasaki, mga idol, at nakahilata po, flat on his back, etong si Keita Ubara. He was lamang na si Keita Ubara kanina pagdating sa round 2 eh, mga idol, dahil napabagsak niya itong si Sasaki, pero matindi pala yung kapangyarihan nitong si Sasaki. Yung kanyang kanang kamay, idol, nakakatakot. Keita Ubara is still down. Precautionary measure lang, mga idol, definitely. Is being attended. And right now, Sasaki is paying respect. Bata pa tong mamang to. Bata pa, tas mama, you know, idol. Ang ganda ng laban. Parehas na mga Japanese fighters tong mga to. And there you go. Still, Keita Ubara
this is the finish being played in slow motion. Left hook landed, and then right. That was the first knockdown. Left hook to the body by Sasaki. Ang linis tong patama, ano? Oh, that was open. And maganda yung combination na tinapo ni Sasaki. He was throwing his left hook dun sa ulo, and then suddenly he goes down dahil nung kanyang iaamba. Oh, that was a quick 1-2. Oh, it was a double jab and then a right straight. One, two, right, bam. At the moment Sasaki landed his right, Keita Obara is actually out. Talagang wala, ano? Guys, pasensya, hindi ko na matandaan ko nasaan ako, ah. Takuma Inoue. Yeah, ito. Masterclass ng Phenom. Yes, idol, definitely. Ang ganda ng skills ng bata na yan, sir. Wala po. Si Tapalis bukas. Sila yung co-main event, idol. I think siguro mga around 11. One of my favorite fighter ko, si Tapalis. Sana wag bara-bara, dapat timing. And definitely, idol. Ayun ang ating titingnan. Well, Jamin Doro, idol. Yan, lagi ko yung binabanggit sa level. Oh, yeah, idol. Si Well, Jamin Doro. Oh, nga, idol. Kasi actually, napanood ko na siya before. Nung live sa Elorde, and I was able to talk to him, at hindi ko pa masyadong naano idol yung pangalan niya, no, pero yun ay marami nagsasabi sa akin, check mo si William Mindoro. Yun nga, nakita ko malaking bata. Aba, yun lang. Hindi pa idol, RVJ Vinuya, hindi pa katatapos pa lamang po nung Sasaki. Gary Gray Aguilar Cuerpo, shoutout sa iyo, sportsman from Davao, at sa aking anak, at sa kanyang anak syempre, na si Jem Rima Natalia. My favorite fighter din ako sa Japan Flyweight Idol. I think WBO champion siya ngayon. Si Kenshiro Teraji ba yan? Flyweight Idol? I need to check the name, ha? Para sigurado tayo, idol, ha? Dito siya, idol, eh. Sa junior flyweight, idol. Light flyweight, eh. Sila yung mga champions dito. Pero so far sa flyweight, ah, wala akong nakikita pang pangalan dito, idol. But anyway, ito, basa ulit tayo. Sino kaya mananalo kina Inoue Solis? Wala pa, idol, eh. Inaantay pa natin. Ah. Pero I believe, mas lamang dito yung Takuma Inoue, mapuntos to. Pero recently, we can see na talaga nagde-develop din yung power nitong Takuma Inoue. And of course, Liborio Solis is one of those fighters na makamay, mabato. Unfortunately, recently, ano, sa mga naging laban niya, eh, hindi man siya pinapalad. Pero, natalo siya ng split decision lang, idol. That was way back 2020. Natalo siya ng split decision against Guillermo Rigondo. Ayun lamang po ang isa sa mga medyo close na... ako nga, nung napanood ko yung laban na yun, eh, although... sa mga early rounds nung laban na yon, lumalamang si Liborio Solis, pero pagdating sa end round, medyo kinakapos na siya, and Rigondo has definitely umiscore doon sa mga late rounds, kaya siguro nakuha. And Solis got dropped in the 7th round doon sa labanan na yon. So napakagandang bakbakan yon. That was way back 2020, mga idol, and then kumamada na ng sunod-sunod, actually 5 sunod-sunod na panalo itong si Liborio Solis. Kaya nga po, nakuha niya yung pagkakataon para labanan itong si Takuma Inoue para sa bakanting world, WBA World Bantamweight Champion. Of course, idol, just to keep you, to give an information, ito po ay ang regular belt ng WBA, mga idol. Samantalang itong si Takuma Inoue, ang huling talo nito is way back 2019. Nang matalo via unanimous decision against sa former WBC champion na si Nordin Ubali. And then after that, kumamada po siya ng 4 na sunod-sunod na panalo. And right now, ito, paglalabanan na nila yung regular belt ng WBA Bantamweight. Bukas, idol. Bukas pa, yes, definitely, idol. Takuma or Solis? I have, idol, dito. Takuma Inoue by decision para sa akin, idol.
bukas madadagdagan na yan, Zaba. Thanks. Welcome, sir. Boss, saan po ba mapapanood yan laban? Actually, ito nag-ano lang sa DAZN? Sa DAZN Idol, DAZN Spain, meron. Takuma Inoue, mananalo kay Solis. Idol, may advantage. Yeah, definitely, Idol. Really, Queenie Herrera. Idol, saan po ba pwede makapanood ng laban ni Anthony? Shoutout kay Tristan Drake A. Herrera. Shoutout sa'yo mula kay Really Queenie Herrera. Idol, ito, nanonood lang ako dito sa ano sa DAZN. DAZN Spain. Doon ako nakakapanood. At ito, some interview being conducted para dito kay Sasaki. Tinalo niya third round lang. Ang bilis-bilis. Sino na naman sa lab? Ang nanalo, Idol, nanalo si Sasaki. Third round knockout against Keita Ubara. Ang ganda ng laban kasi round one, medyo dikit ang mga Idol. And then round two, napabagsak ni Keita Ubara itong si Sasaki. And I think, sabi ko nga, mukhang magrarally na for a knockout victory itong si Keita Ubara. Pero nakasurvive itong si Sasaki. But on the third round, bumawi itong si Sasaki by dropping itong si Keita Ubara with a left hook to the body. That was the first knockdown. And yung second knockdown was a double jab and then a right cross that landed on the cheek, I think left cheekbone? Yeah, left cheekbone po ni Keita Ubara at hindi na po siya bumangon. Hindi na siya nakabangon. He was flat on his back and he needs several minutes para ma-check doon for medical reasons. Kaya knockout yung victory, Idol. Pala yung Sunny Edwards, Idol, sobrang lupit ng boxing. Yeah, ma, Idol, malupit din yun. Panalo po. Panalo po si Sasaki, Idol. Panalo. Jin Sasaki by KO or decision. Panalo na si Sasaki, Idol. Panalo na si Sasaki. Knockout po yung kanyang panalo, Idol. Knockout. Panalo po siya. Ang lupit ng batang to. He has 15 wins with 14 wins coming by way of knockout. Pero ito natalo na, na-knockout na rin to one time no ni Andy Hirawoka. Andy Hirawoka is still undefeated, mga Idol. So marami rin mga talaga magagaling na mga Japanese. Awit. O nga, Idol Lorenzo. Salamat sa malinaw na paliwanag, Idol. Welcome, sir. Shout out kay Algie Adanza. Oy, sa mga followers natin niya sa Facebook, guys, thank you very much. Ha? Ako yun talaga nagsolid na nagpapasalamat sa inyo at yung mga sumusubaybay din sa atin dito sa ating YouTube. And right now, nag-create po ako ng poll. Konti pa lamang po yung bumoboto. Guys, meron po tayong like dyan sa ating live stream. Huwag nyo pong kalimutan, ano? Kahit po Sabado de Gloria, nagtatrabaho tayo. Charlie Angkilio, Idol, tapos na ba ang laban? Hindi pa, Idol, ano? Hindi pa. We're just waiting for the next fight that will happen at yun yung ating antayin. Pero sa power, questionable. Idol, kumbaga yung mga thinking fighter right now, kung i-compare natin, ano, karamihan sa mga thinking fighters, sila yung mga technical fighters na they tend to score so much, tatalunin ka niya via decision or via majority decision in any way he can, pupuntusan at pupuntusan ka niya ng every round. Yun ang gusto niyang gawin, mga Idol, yan mga thinking fighter, yan mga technical fighter. Yung mga brawler, yan yung talagang gigil na gusto kanyang patihayain, patulugin sa ibabaw ng lona. Ano? At pagka nagka-clash, yung ganitong klaseng magkalaban, mga Idol, technical at saka isang brawler. No? So isang boxer at saka isang fighter. So talagang iba po ang nagiging resulta. And most of the time, kung maganda po yung pedigree talaga ng isang technical fighter, kung saan pupuntos at pupuntos, like etong si Devin Haney, definitely, Idol, mananalo ng walang kahirap-hirap at walang tama. Johnny Rago, good afternoon, sir. Welcome, sir, at maligayang araw ng Sabado de Gloria sa inyong lahat. Idol, Pinoy ba yung presidente ng WBO? Parang hindi, Idol, ano? Ang alam ko yung presidente ng WBO, is Puerto Rican, Idol, ano? Pero I just need to double check. Para sigurado si Francisco Valcar. Sorry, sir, I have to double check kung tama ko. Yeah, si Francisco Valcarel, Idol. And parang pagkakaintindi ko, no? I need to check kung ano po yung nationality nito.
Aha, ito, ito. Double check ko lang, idol, ah. Francisco Valcarel. President, double check ko, idol, ah, para sigurado tayo, ah. Double check ko, ah. Ano, yeah, tama. Puerto Rican, idol, Puerto Rican. Idol, salamat sa napaka... welcome, sir. Kumpara sa ibang nag-stream, shoutout, Family Herrera at Alano Family, shoutout sa inyo. Oh, guys, thank you very much. Kung di dahil sa mga viewers na nakatulad yung mga idol, hindi po tayo magtutuloy-tuloy dito. Diba? So, talagang ako, idol, suporta lang po talaga ang aking magagawa at yun lamang po yung aking maibabalik sa inyo, sa inyo pong ginagawa sa akin sa panonood dito sa Sports Manda, mga idol. Kaya doon tayo, neutral tayo lagi, idol. Milindo, sana maganda match sa kanyang... Yeah, idol, nako. Ang isang Milan Milindo, idol, napakalupit. Sobrang technical. Madulas na parang palos, idol. Napakahirap patamaan. And then all of a sudden, biglang babato na malakas kung kinakailangan. Ayan ang Milan Milindo. Malupit-lupit yan. At kung nanood kayo doon sa laban, ano, sa pagitan ni na Christian... Yung labanan sa Omega, mga idol, yung Combati 14... A Battle of Mactan. Nako, idol, nakikita natin yung mga binibitawan na pananalita ni Milan El Metodico Melindo, mga idol. Marami tayong napupulot at mapupulot doon tungkol sa mga ginagawa ng mga boxers, yung kanilang styles and everything. And it was a complete masterclass. Kaya nga sabi ko, nako, napakagandang kausap nitong si Milan Melindo pagdating sa mga ganitong laban. Kung hihingi ka ng opinion or hihingi ka ng prediction, malamang lalatagan ka ng sandamakmak na impormasyon mula dito kay Milan Melindo. Shoutout sa sir. Idol natin yan. Sana manalo si Tapalis. Johanna Ragias. Yun nga, idol. Yun ang aking panalangin talaga. Mexican Versailles blog. Dimitri Bivol. Natawa ako kay Robert Garcia kasi bata niya si Bamba. Imbes na gusto labanan si Rodriguez, si Edwards, pinipigilan. Sinabi na mapanganib yan. Kaya kalaban niya si Strada na lang pinili nila next fight. O nga, idol, nako, malupit yung Sunny Edwards kasi alam na yun. Yung mata ni Robert Garcia, idol, matindi-tindi. Tataya niya si Paco siguro, idol, pwede. Nagbalik Dehadiza Tapales all the way. Yun, idol, nako. Ganda-gandang laban yan, alam natin. Ano? Marlon Tapales versus Murujun Akhmadaliev. Yun ang ating dadalin bukas, mga idol. Sino ang best finisher para sa iyo, idol, ng mga Pinoy? It's always Pacquiao, idol, ano? Best finisher, pag tinamaan ka at nakita na medyo kumalog yung tuhod mo, parang nabawasan ng tendon ng litid, mga idol, yari na. Anthony Calma, sir! Magandang hapon, idol, at welcome. At pasensya, kahit Sabado de Gloria, I really wanted to bring this fight to you guys kasi napaka-importanting weight division po itong light flyweight division, knowing that we have several fighters na nandiyan dyan. Mel Fajardo, one of those upcoming boxers natin. Nandiyan dyan din si Christian Araneta na nanalo. Nako, mga idol, bukod ba dyan, nandiyan dyan si Reggie Suganob. Ano pa nga bang hanapin? Mark Veselia is still in there, mga idol. Nako, yan ang ating mga abangan na ma-develop ng uso. Definitely ito, Reggie Suganob, inaantay na lang natin yung information kung kailan. But in the meantime, of course, we're waiting for the next fight that's supposed to happen. Pero bukas, mga idol, ang dami po. Shakur Stevenson versus Shuichiro Yoshino. Maglalaban din po sila para bukas. Nell Lods, anong oras laban ni Inoue? Ito, nag-aantay lang ako ng update. Ano? Kasi minsan, magkakaiba yung binibigay na lineup according to BoxRec at etong sa The Zone. Right now, I'm checking. Baka mamaya. I believe, ano, Takuma Inoue versus Liborio Solis, sila po yung co-main event dahil may nakatayang WBA Bantamweight title. WBA World Bantamweight, hindi po WBA Super World. So magkaiba po yun. This is the regular Bantamweight belt ng WBO. So meron pa po tayong inaantay na isang laban before nung Takuma Inoue versus Liborio Solis, mga idol. I think it's a 6-rounder bout between Tenshin Nasukawa versus Yuki Yonaha. Parang yun yung nakikita natin, idol. And hopefully, titingnan pa rin natin kung ano nga ba ang susunod na laban. Kasi upon checking boxrec.com, eh hindi pa po nangyayari yung laban na yun. Kamusta Sportsman of Resign Vlog, Mel Pajardo. Ako, boss, best finishers. Ay, nako, idol, isa yan.
awaits mention to Christian Araneta. Ang lupit ng Christian Araneta, idol. Nakakatakot. Yung kita mo naman yung ginawa niya doon. 'Di ba? Naglugaw sa ibabaw ng ring, idol. Naglugaw, ganun katindi ano. Isang body shot and then isang suntok sa naku, nakakatakot, idol. Pero kung titingnan mo ang Christian Araneta, idol, makakasalubong mo, hindi mo akalain ano. Hindi mo akalain. Kung hindi mo makikilala si Christian Araneta yan, ordinary lang ako titingnan mo yung itsura. Pero yung kanyang kamao pala eh, Diyos ko, mas mabigat pa sa isang blow ka ng simento. Idol, boxing career, Jerry Peñalosa. Ay, idol, Jerry Peñalosa ako, idol. Jerry Peñalosa, solid yan, idol. Matindi ang pangalan na iniwanan ng ano ng Jerry Peñalosa, idol. Technical fighter na ko po, isa sa mga original na palos, idol. Ayan ang mga magagaling ano, mga madudulas, napakahirap patamaan. Nandiyan sa harapan mo, tatapunan mo ng suntok and then hindi masyadong magalaw pero hindi mo matamaan. Jerry Peñalosa, Donny Asnietes, Milan El Metodico Milindo, sila yung mga technical fighters na parang ang sarap panoorin. Napaka-finesse ng galawan, mga idol. Parang walang ka-effort-effort. Lods, may palagba dito si Solis. Nakabit ako doon eh. Meron din, idol, ano? Kung magbago yung kanyang pedigree. Kasi nakita natin yung laban niya doon. Magbago yung kanyang style. Nakita natin yung nangyari sa laban niya. Napanood ko yung laban nila ni Guillermo Rigondo eh. I was reviewing that fight before the Casimero versus Rigondo, ano? And nakita ko talaga nahirapan din si Rigondo sa kanya during the first few rounds dahil mahilig makipagsabayan to. Sabay kung sabay. And that is why he was dropped. He got dropped in the seventh round nung naglaban sila. Pero idol, kahit na ganun yung nangyari ano, between Rigondo and Liborio Solis, eh mga idol, split decision lamang po yung panalo doon ni Guillermo Rigondo. And that was way back 2020. Pero let's see, dahil kumamada na nga siya ng limang sunod na panalo, definitely iba na yung kanyang ipapakita rito. But of course, the question is the quality of the opponent that he fought. Yun ang question, mga idol. Pero let's see, titingnan natin dito. And somehow, I believe, according to the betting odds, eh may kalamangan po itong si Takuma Inoue. Pinoy may laban bukas, idol, sa Japan pa rin ba? Hindi, idol, Renzo Tiara, ang Marlon Tapales versus Murojun Akhmadaliev sa Toyota Boeing Center po. Boeing Center po ano sa Estados Unidos. Po ba main event? Kenshiro. Yes, idol. Arvin, ano? Arvin, Scholar Smith Magramo. Sila, idol. Sila yung... si Arvin Magramo ba to, idol? Oo. Idol, sila yung ano? Sila yung main event. Si Kenshiro Teraji versus itong si Anthony Olascuaga. Actually, dapat si Jonathan Labomba Gonzalez yung makikita natin na katapat nitong si Teraji eh. Kaso, nagkaroon po ng karamdaman itong si Jonathan Labomba Gonzalez at kinailangan tapikin sa balikat itong si Anthony Olascuaga. Kaya po siya yung makikita natin, mapapanood natin mamaya. Idol, sama niyo naman po sa panalangin ng ay, Tristan Drake na gumaling. Yes, idol. Ipagdadasal natin ang pagbuti po ni Tristan Drake, idol. Ano? Definitely gagaling yan, idol. Tiwala lang sa Panginoon at bukas definitely pagkagising niyan eh magaling na yan, idol. Wala nang goods PM brother Tony Ramirez, maray na hapon Lods, kapi-kapi yung ani pa di satyan magkakapi ako kasi naka ano na ako na kapi na ako sa bago. Lods, may palag si Anthony kay idol, alam mo ayun nga yung question ano kasi hindi ko pa masyado ring napag-aralan itong si Anthony Olascuaga pero with for him to fight, parang masasabi natin 1 month notice eh, no, idol? Pero hopefully, you know, if he's in good shape, definitely pwedeng-pwede maka-upset. Alam naman natin na hindi imposible yung mga ganito and we've seen yung mga ganitong klaseng pangyayari kung saan umaatras po ang kalaban and then all of a sudden merong isang tatapikin as a replacement and then yung replacement na yon siya pa rin yung tatalo dun sa kampiyon. We've seen it happen so many times sa mundo ng boxing at ang isang magandang halimbawa po ay ang Manny Pacquiao versus Lelo Ledwaba. Ayan po. So hindi po nakakapagtaka na pwedeng mangyari po yan with the record of 5-0 with 3 knockouts. Definitely, idol, maganda rin ang kalalagyan. Name call, A. Karaikso. Please, bro, name call.
a name call. Shout out, Ekaraik Zoe. I'm not sure if I'm mentioning your name right, bro. Salamat, Idol. Welcome, Renzo Tiara. Kay Liborio versus ang kasa ko, boss. Sana maglaban, Idol. Yun ang antay natin, ano? Ayan, cheat till now. Gusto kong makita ang kalmadong Tapales. Yeah, focus sa laban. Huwag manggigil, baka masingitan. O nga, Idol, iyon. Kasi itong si Morodion Akmadaliev, alam natin, nagigil din itong mama na to. Eh, mahilig din itong pumasok and everything eh. Lalo na pag alam niya na yung kanyang katapat, hihinto sa kanyang harapan, mga Idol, and then hindi babato. Ayun, bumabato ng maraming suntok itong si Morodion Akmadaliev. Pero nakita natin yung laban. Kung napanood yung Idol, no? Pumalit lang itong si Jose Velasquez. Jose Velasquez, I think, replacement lang siya. Nahirapan doon, Idol, itong si Morodion Akmadaliev. Although masabi natin na it was all Morodion Akmadaliev, pero nakita natin doon na nasisingita ni Jose Velasquez itong si Morodion Akmadaliev, mga Idol. So, kway ang kankora, loan my name call perso. Ekaraikso. Shoutout Ekaraikso. Thank you very much. Yes po, si Arvin Magramo to, kaya inaabangan ko nga po, Idol. Maraming salamat, Brother Arvin. Jerry Peñalosa, siguro, Idol, natalo ba yan by... Alang yan by KOK Juan Malopez. Yes, Idol. Shoutout kay JC Arveri. Shoutout sa'yo, Idol. Thank you very much for tuning in. Sino nanalo? Wala pa, Idol. Brother JC, ano? Wala pa. Hindi pa naglalaban si Takuma Inoue. And right now, we're still waiting for sino yung susunod na laban. Dahil napakaiksi nga po nung nangyaring laban bago po yung susunod. Eh, medyo nagko-commercial muna sila rito. Boss, basta... Korean yata yan eh. Karenga. Oh, nga eh. Idol eh. Kunti ng laban ni pero batak sa amateur. Yes, Idol. Aga pa naging unified champion. Oh, nga, Idol ano. Pero kaya hindi nakakapagtaka eh. Yung ganitong opportunity para kay Anthony Olascuaga eh. Alam natin, yung mga ganitong mga boxers eh matitindi rin yung kanilang amateur background. No? Pero I will definitely check him para makita natin kung ano talaga ang kayang dalhin nitong si Anthony Olascuaga, mga Idol. Kasi kung titingnan natin, ano, parang ang iksi pa lang nung laban nito, lima pa lang. Alam naman natin, yung mga magagaling sa amateur like Robesi Ramirez, itong si Vasyl Lomachenko, ilang laban lang, Morodion Akmadaliev, ilang laban lang, nanduro na talaga eh. Ito, tinitingnan ko yung amateur background nitong si Anthony Olascuaga dahil 24 anyos pa lamang, according to boxrec.com, meron lamang siyang 10 laban sa amateur, Idol. Pero let's see, we never know. With his knockout victory, titingnan natin kung ano yung kanyang kayang gawin, mga Idol. Kung sa bagay Lods, madalas nga mangyari yan na nag-sparring na pala si Anthony ang kanilabasan Lods, hirap na hirap daw si Teraji. Yes, Idol. Pwede, Idol. Kasi ito rin, ano? Bukod kay Anthony Olascuaga, Idol, naka-sparring rin ni Teraji itong si Mark Rastamak Vizel. Yes, Idol. And according to Doc J, ang head trainer po ng Omega Sports Boxing Promotions, mga Idol, hirap si Teraji kay Mark Vizelias, mga Idol. So definitely, may palag tong mamang to. Palag si Solis dun, Idol. Definitely, Idol, maganda-ganda talagang laban yon. Itong si Liborio Solis, baragan yung laban nito, Idol. Sabayan kung sabayan. Ito, some of the highlights are being shown right now. Shakur Stevenson, pinapakita dahil pinopromote din po yung laban niya para bukas. Basang-basa ni Tapales si Akmadaliev, kaya ganun siya ka-confident ngayon. Idol, syempre, yung weakness, definitely nakita na nila yan. Ang tanong is kung biglang mag-iba ng galawan itong si Marlon Akmadaliev. So, yun ang antayin natin. Mahihilo kay Teraji yan sigurado. Yes, definitely, Idol. Alam natin yung mga ganitong weight division ang lilikot eh. Parang mga kitikiti sa bilis, mga Idol.
Simula ano ba, Idol? Eto, nag-aantay na lang ako ng details kung sino yung susunod na laban para masabi natin. Brother Ubay X, gandang hapon sa iyo, Idol. Maraming salamat sa pagbabalik. Kabubukas ko lang, dami kasing ginawa. Mahaba-haba ang bakasyon. O nga, Happy Easter nga pala sa inyo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. O nga eh, nako, pare-parehas tayo kanina. Ang dami ko rin ang ginawa. Naglaba pa rin. Alam mo, Idol. Alam mo naman tayo, solid talaga. Boss, may na-upset ba sa 24 hours notice lang nanalo yung substitute boxer? Ang yung pangalan po. I will need to double check that, Idol. Ano? Kasi talagang din sa boxing, we never know eh. Ang nangyayari kasi, ano, pag yung bigla nagkakaroon ng replacement, eh, yung mga fighters na ine-expect nila na ito yung makakalaban nila, inaaral na nilang maigi yung galawan and they formulate a perfect game plan on how to defeat that opponent. Then all of a sudden, biglang mag-iiba yung laban. And then, kaya biglang nagugulat sila na ito pala yung kayang dalhin nung kanilang nakakatapat at nagkakaroon po ng upset. And isa po yan sa nakita nating dahilan kaya nahirapan noon ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao against dito kay Yordonis Ugas, mga idol, ano? Kasi biglang naging replacement lang eh. All through yung paghahanda ni Senator Manny Pacquiao against an Errol Spence na isang kaliwete rin. And nandoon pa yung focus niya, mga idol eh. Nandoon, and then all of a sudden biglang nawala. Biglang isang Yordonis Ugas na mahaba ang kamao and then right-handed ang kanyang nakakalaban kaya nahihirapan din. At ang sabi daw, Lods, hirap na hirap daw, Lods, sa mga paglaban sa mga Mexican at American boxer. O nga, Idol. Kahit sa mga Pilipino, Idol, hirap na hirap din sila. Actually, ang mga American at saka yung mga Mexican, Idol, ayaw nila sa mga Pinoy na kaliwete. Saan pwede mapanood, Idol? Sa The Zone Spain, Idol. Doon ako nanonood. Title eliminator pala laban ni Stevenson. Baka susunod na laban niya mananalo. Yes, Idol. According to Bob Arum, Idol, of Top Rank, na isa siya sa mga may pakana sa laban na nitong si ni Shakur Stevenson and Shuichiro Yoshi, no? Kung si ang plano niya, kung mananalo itong si Shakur Stevenson against the undefeated Japinoy in Shuichiro Yoshi, no? Eh, ang target niya eh kung sino ang mananalo sa bakbakan sa pagitan ni Devin Haney and Lomachenko na mangyayari on May 20, mga idol. Ayun ang ating abangan kasi alam natin, ako, ito yung magaganda dito sa lightweight division, mga idol, na dapat gayahin ng ibang mga division. Kasi silang mga nandiyan sa top of the food chain, silang nandiyan sa top 5, top 6, top 10. Sila-sila talaga yung nag-uupakan, sila-sila talaga yung naglalaban ng walang atrasan, mga idol. Ano? Kaya sana matuloy, idol, sana ma-formulate. Nino Nesky, Idol, good evening at to all watching right now. O nga, Idol, maraming salamat, brother. Arsenio Limbawan, wala ba talaga na magpapalabas sa mga laban sa FB katapos ng mga laban? Nako, Idol, brother Arsenio, napakahigpit ngayon ni Facebook. Simula nung nag-update sila ng meta, Idol, sobrang higpit na po ng Facebook that even ako po eh nagla-live and then ito yung aking pinopromote, ito yung aking ginagawa, ano, Idol. But kung iba ang aking pag-uusapan, something personal, something about, kasi yung last ko na ano na live that nagkwento ako tungkol sa mga experiences ko, mga idol, na take down yun, hindi ko alam kung bakit. I was asking for the details kung bakit, para meron daw sinabi na mali daw yung claim ko and all and everything. So ako, ang ginagawa ko ngayon, kung ano na lang yung mga nangyayari, mga laban, yan na lang yung ating dinadala ngayon dahil napakahirap na ganyan sila kahigpit. No wonder why na napakahirap na po makakuha at makapanood ng libre dyan sa Facebook. Pero ito, Idol, May 13 Okada, suportahan natin ang laban po ni Casimero against Phil Yipus and Jihi Tumbwa. Idol, suportahan natin dahil kailangan talagang mabuhay muli dito ang boxing sa Pilipinas, mga idol. Dahil aminin man natin o hindi, ang mixed martial arts like one, Idol, talagang pinupunuyan ng tao, nagbabayad ang mga tao ng ticket para makapanood ng laban na yan. And sana tayong mga fans, boxing fans, mga idol, eh manood po tayo dyan. Regardless magbayad tayo o hindi, talagang dapat suportahan natin para mabuhay muli ang boxing dito sa Pilipinas. And hopefully, kung maging matagumpay po ang event na yan, eh
magtuloy-tuloy na po mga idol. Umpisa na ba, idol? Ito nga inaantay ko. Paano? Ang daming commercial, ang daming mga information kasi napabilis po yung laban ni Sasaki at Keita Ubara mga idol. Ano? Servanto Tumbiga, the third. Oy, congratulations pala dun sa mga nanalo ng ticket sa akin na nakapanood ng live dun sa Combate 14, Battle of Mactan sa Hoop Domes Arena dyan sa Lapu-Lapu City. Congratulations sa inyo. Si Brother Servando Tumbiga ay isa sa mga nanalo sa akin. And nagpadala po ng mga photo sa akin yan. Ako, idol, nakakatuwa. Ano? Definitely, pag magkakaroon pa po ng ibang laban dyan, pagpapatuloy ng Omega, matutuloy po yan. Mamimigay tayo, makikipag-coordinate uli ako sa kanila mga idol para makapamigay tayo ng ticket. Maraming salamat, brother. Mas maganda sana Stevenson versus Pitbull sa WBC title eliminator. Unpredictable ang mananalo. Oo, sayang. Idol, hindi natin alam yung reason kung bakit. Ano? Kasi, kumbaga, kung titingnan natin, although nandoon yung pangalan, baka meron ng ibang tinatarget itong si Pitbull. Baka siguro may reason behind it, kaya ganun yung nangyayari. Pero isipin natin kasi kung isang Shakur Stevenson na makakalaban mo, big name, malaking pera. Idol, malaking pera ang makukuha mo dyan. Diba? Idol, ano nangyari sa laban ni Yuki Yohana? I need to double check it, idol, ano? Yuki Yohana... wala pa, idol, wala pa. I think sila ata yung susunod dito, idol, bago yung Liborio Solis versus sa Takuma Inoue, ano, idol? Kunin na lang ng Treasure Boxing at the undercard si Mel Vardo at J.R. Raquinel. Di sila pinapansin ng MP Promotions para tulungan. Well, siguro, idol, let's wait, ano? Antayin natin, ha? At, of course, definitely, ang pagkakaalam ko, Sean Gibbons, nandoon na po, nakatutok na po yung mata, ano? Napansin na sila. At nag-aantay na lang ng opportunity at pagkakataon para tulungan. And of course, let's wait. Alam ko talaga, Mel Pajardo, malupit-lupit yan. Ano nangyari? Hindi pa, idol, hindi pa nga. King of Boxing, baka naman idol, ticket lang sa laban. Nako, idol, wala pa rin akong ticket, ano? Wala pa rin akong ticket, no? Idol, pero let's see, titingnan natin. Meron naman tayong mga kakilala ron. At kung meron, definitely, ano. Tatanungin ko kung mamimigay sila ng ticket para paraffle natin and information kung sino yung makakapanood. Kasi talagang mas maganda na suportahan natin, buhos natin. Kumbaga, dagsain natin ang Okada. Kung kaya natin punuin, paapawin mga idol sa laban ni General Cuadro Alas Casimero, gawin natin para mabuhay muli ang boxing, ang dugo ng mga boxing fans dito sa Pilipinas. And of course, sana masundan pa ng mga ganitong klaseng event na talagang inaantay natin. Kiko, yes, idol! Tapos na, Marilu Magdadaro, shara sa'yo, thank you very much. At ang kanyang tanong, tapos na po ba ang laban ng Kiko Martinez? Yes, idol! I think nagsimula ng mga bandang alas tres, ano, yung Kiko Martinez versus Rhea Abe. At nanalo po si Abe via unanimous decision, idol. And napakaganda. It was a back and forth. However, according po sa mga commentators, no question, no doubt that Abby won that fight. Ayun po yung kanilang sinasabi. Captain Daniel Duarte, shout out sa inyo, sir. Thank you very much for tuning in. Maligayang Sabado de Gloria sa inyong lahat. Idol, nag-umpisa na. Ito, nag-aantay na lang tayo ng details kung sino yung susunod. At ito, idol, ang laki ng venue. Pero ang daming mga taong nanonood. RJ Samson, blessed Saturday, idol. Watching muli from Ilocos Sur. At shoutout kay Rhea Bless na nakikinig sa akin ngayon. At salamat, maraming salamat. RJ Samson and of course kay Rhea Bless. Shoutout sa inyo dyan sa Ilocos. Nako, idol, namimiss ko na tuloy. Yung nagpunta ako dati sa Pidig, Ilocos Norte, idol. After Lawag, nag-tricycle kami. Napakalayo pala. Ay, Brother Hermo TV, shoutout sa'yo, sir! Nako, maraming salamat sa pagbisita at eto ngayon ang ating dinadala yung labanan sa Light Flyweight Division. Maraming salamat, Sir Hermo TV, isa sa mga lagi natin nakakausap. Ime-message kita, sir, at sana makapagkwentuhan tayo sa live minsan-minsan. Thank you, ha? RVJ Vinuya, pangilan na po ba sila yung co-main event idol? Ito na susunod na, no? Yuki Yonaha
versus Tenshin Nasukawa. Sila na po yung susunod. And definitely after this, eh yun ng Liborio Solis versus Takuma Inoue. 8-5 yung ticket na sa ringside. Libre drinks sa dinner sa laban ni Four Aces. Nawa, idol, definitely, ano? Parang napataas yung kilay ko ng konti. Well, of course, ang sa atin lang, eh, susuporta tayo. Tingnan natin kung kaya natin mag-produce ng ganyan. dapat nga sana, kinuha nila ng MP Promotions sa laban ni Reggie Sugano at Sivin at Chinga. Ang hirap manalo sa world title sa South Africa, lalo na sa style ni Reggie. Di naman na knockout puncher. Mga ganun na dapat tinutulungan ng MP kahit sa neutral venue lang sana. Idol, kasi ang problema pagdating sa mga ganyan is yung involved na pera, idol. Na-imagine natin, ano, ito babalikan ko lang, ano, ikikwento ko lang. Yung laban po ni itong si Melvin Jerusalem at itong si Oscar Colazo, mga idol. Ngayon, nagkaroon ng first bidding on February 27 at ang Kamida Promotions na humahawak po dito kay Melvin Jerusalem, eh, naglapag po sila ng mahigit $101,000 para sa first bid, pero po inarangkadahan sila ng Golden Boy at Koto Promotions tandem para maglapag ng $158,000 at hindi na po nakasagot ang Kamida and it was too much, kaya yun po nakuha nila yung rights. Well, of course talaga yung mga ganito, no, sasabihin natin napakahirap po talaga pagdadayo ang ating mga kababayang boksingero sa ibang bansa. Alam natin yung mga experiences, minsan late notice na or ilang days na lang lalaban na sila at hindi pa sila nakakapag-adjust sa climate at sa time dun sa lugar. So I think siguro dapat maganda-gandang paghandaan yan, ano, ng kampo ni Reggie Suganob para kung sakasakaling dun nga sa South Africa or sa South Africa talaga ganapin, hindi sa neutral ground, eh mahirapan tayo. And Reggie Suganob needs to knock out si Vinod Chinga to win another championship here para sa Pilipinas, mga idol. So antayin natin yan at tiwala naman ako sa kakayahan ni Reggie Suganob na mananalo siya against si Vinod Chinga. Debut ni Tenshin, o nga idol. Kawawa naman ang kalaban na idol. Parang alam ko na mangyayari, hindi na yata magdala ng una. Okay bro, welcome sir, Herma TV. Shout out sa mga kaibigan natin niya sa Rapu-Rapu Albay, mula kay brother RFJ Vinuya. May laban ba kapatid ni Oya Inoue? Yes, idol. Bumaba 118 'yon. Yes, idol. Ang it's a world title. However, it's a regular world title. Kasi ang kanilang paglalabanan ay yung WBA bantamweight world bantamweight title. WBA world lang, idol, kasi ang pinaka main belt ng WBA ay may super WBA Super World, mga idol. So, idol, merienda muna tayo. O nga eh, ano walang yan. Totoo, update on Inoue sa Biso Hobe. Wala pa eh. No update yet because the fight has yet to happen. And the fight that will happen right now is between Yuki Yonaha and Tenshin Nasugawa. So there will be another fight after that, and that will be the co-main event between Takuma Inoue and Liborio Solis before the main event between Kenshiro Teraji and Anthony Olascuaga. Okay lang kasi may knockout power si Jerusalem, idol, at siya naman ang defending, sanay naman lumalaban, idol, definitely, idol. Pero alam ko sa neutral ground nila gaganapin, ano? I think sa Dallas, as far as I remember. Pero sa US, doon ang gaganapin, idol. Magandang gabi, brother Tomato Can. Katambay, ang mahirap sa mga Pinoy fans. Gusto palagi dito ganapin ang laban sa mga boxers natin, pero ayaw naman bumili ng ticket. Ang gusto libre. Tapos magtataka bakit walang mga promoter na gusto mag-give. That's true. That's true, idol. Kasi ang lahat ng mga pa-event dito, idol, isipin nga natin, mga idol, ang blow by blow eh. Hindi pa masyadong napupuno ang laban kahit libre yung ticket, idol eh. Kahit libre na nga lang eh. Diba? At yung mentality, idol, hindi natin masisi dahil nakikita rin natin, ano? Maraming mga ultimo sa akin, may mga nag-question, sir, hindi mo ba ipapalabas ng live? So they're expecting it na makakapanood sila ng libre
na ginagawa ako, sabi ko na ako napakahirap yung mga ganong mentality at talagang kailangan natin na suportahan yung mga Pinoy na lalaban dito sa Pilipinas. Idol, may gal... Hindi, idol. Ba, hindi, wala akong galit. Kasi itong mga... ako, neutral ako, idol. And of course, definitely, sinusuportahan ko talaga yung mga boxers natin. Oo. Kasi yung mga ganitong klaseng events, ang kailangan dito natin sa Pilipinas, mga idol. Kailangan talaga. At regardless, ang sinasabi ko, idol, kung kayo man, hindi. Kung kayo man, hindi nyo gusto si Casimero o gusto nyo si Casimero, o kung kayo man, talagang solid na boxing fans, regardless kung ano man po, kailangan natin talagang suportahan yung ganitong klaseng event, mga idol. So, hindi yun yung belt na binitawan ng kapatid niya. Hindi, idol, hindi. Hindi. 13 yung odds kay Solis, 200, tamang 26 na ko, idol. Ang laki, ano? Sarap sa mga dihadista. Sabizo, thanks bro. And do you think Teraji will score the knockout today? There might be a chance, but of course, Anthony Olascuaga is the underdog here. But Kenshiro Teraji needs not to be confident against this guy. Because I believe this guy also has a knockout power, so it's going to be a tough fight. But let's see. Lods, start na ba? Ito, mag-start na yung kay ano? Kay dito kay Yonaha. Sorry, sana ba yung event ko? Yuki Yonaha and Tenshin Nasugawa. Nasukawa pala. May potential din yung si Tenshin. Pinaiyak nga lang ni Mayweather. Yes, idol. Yuki Yonaha, nandoon na. Sports Manda, dapat tanggalin na yung WBA. O nga eh, idol, sa totoo lang, ano nakakalito, no? Yan yung isang tinira kay tangke, parang isang legit champion. Pero o nga eh, idol, ano? Yan ang nakakalito, ano? Idol, di ba maraming fans kasi meron ngayon ang pagkakataon na suporta nila ang idol niya? Yeah, idol, totoo, that's true. Oo. Kung talagang sila eh, mga solid fan, na halos ipaglaban nila kahit saan man, dito makikita yung loyalty nila, no? Talagang kailangan umaten sila at magpunta sila doon. Dahil ako definitely manonood ako, idol. I'm a boxing fan. I would like to see General Casimero fight dito sa Pilipinas. Kasi kailan pa ba huling laban dito sa Pilipinas? Matagal-tagal na. And he's been fighting all over the world, mga idol. So kailangan talaga suportahan natin to. Yes, idol, Ubay X, definitely. Definitely, idol, magla-live tayo dyan para suportahan natin yung ating kababayan si Marlon Tapales. Eto ay, sa botohan. According to 64, guys, meron na tayong 24 likes. Don't forget naman, palike naman po yung ating live stream, mga idol, sa YouTube. And of course, pa-follow na rin pa yung Sportsmanda 2.0. 64 votes, 52%. Sabi, mananalo si Teraji by knockout. Olascuaga, 32%. Pagdating sa decision, Olascuaga, 11%. And Teraji, 6%. So, napakaganda po. Hati po yung botohan, ano? San ba yung Okada? Sa Paranaque, idol? Sa Paranaque. Andres Estardo. Idol, hindi pa. Malapit pa lang. Alam ko, susunod na sila rito, mga idol, ano? Ito yung laban between Yonaha at etong si Tenshin Nasukawa, mga idol. Debut niya. I believe, idol, susunod na sila rito. Ano? 6-rounder lang to. Baka 6 p.m. mag-start na yung laban. Sobrang sikat na kickboxer si Tenshin sa Japan ngayon. Pati mga artist at popstar sa Japan nagsusot ng Team Tenshin. Oo nga, idol. Lalo nung nakalaban niya si Mayweather, ano? So, lalo siyang, ano, mas lalo siyang sumikat. At, syempre, yung pera na yun, idol. Doon pa lang, wala ka nang maitatapon doon. Grabe yan. Eto, Diyos ko, nagkakagulo yung mga tao, idol. Pagpasok ni Tenshin, sisigawan yung mga tao. Kahit na debut niya, idol, ha? Debut. Professional boxing debut.
eto, tinatangkilik ng mga tao. Ang ganda ng ano nila, idol, ang ganda ng setup nila dito. Solid. Naalala ko tuloy, ano, one championship, ang tindi rin ng setup, mga idol. Diomedes Ramos, good afternoon sa'yo, sir. At isang shoutout naman dyan, syempre. Maraming salamat at mabuhay din. At maraming salamat, magandang buhay din sa'yo, brother Diomedes Ramos. Thank you very much for tuning in. At supportahan natin yung ating mga Filipino boxing, Filipino boxers natin. Kaso nilaro lang ni Mayweather, o idol eh. Kasi kumbaga, ito siguro, isa yun sa mga naging dahilan kung bakit umakyat ngayon sa professional boxing itong si Kenshiro, itong si Tenshin Nasukawa. Yun na ha, ay idol, pakipaliwanag ng laban. Yes, idol, dadalhin natin yan. Ano? Kasi ito, itong si Tenshin Nasukawa, idol. Or si Rod Tangjang kay Tenshin, ako, idol. Kaya halos nandurun din, idol, talaga yung respeto ng mga Japanese dito kay Tenshin Nasukawa. Matindi rin yung credentials pagdating sa kickboxing. Isipin mo, Rod Tang ang pinahirapan mo. Ala kasi ako mapanoorin, kaya tamang, ay maraming salamat Renzo Tiara, idol, abang may maraming salamat. Idol, napansin mo ba ang pangalan Canelo Alvarez? Parang ginto, laging binabanggit at mukha ng boxing, pero pagkatapos niya matalo kay Bibol, parang nalusaw at parang dead man na siya. Well, idol, ano, parang nag-iba rin yung trend nitong si Canelo Alvarez. Kung san-san na rin, nag-golf and everything, and then of course, nagkaroon din po siya ng injury. Kaya parang ngayon, kasi na-question na, naki-question din ultimo ng mga kapwa niya Mexican fighters, yung credential nitong si Canelo Alvarez. Although masasabi natin, he's the current undisputed super middleweight champion, pero marami daw siyang iniilagan, marami daw siyang iniiwasan, and he, kailangan daw, naalala natin yung sinabi nitong si Nacho Beristain, the great Nacho Beristain, kung saan sinasabi niya, he's never, malayo pa daw siya sa isang Manny Pacquiao. Ayun ang sinabi, idol, ang tindi rin ha. Sir, yung quality na rotang metal chin, oo, idol, isa yun, nakakatakot. HM, I love Philippines, hey, thanks. Maganda manood ang laban ni na Fulton at Inoue, sigurado ako nandun ng Cyber Japan Dancer silang Ringel. So nga, idol. Eto, antayin ko, dadalhin ko sa inyo, idol, ha, yung kay ano, Tenshin Nasukawa. Iniiwas lang sa sunod-sunod na pagkatala, kaya kailangan maglalo muna si Canelo. Definitely, idol. Si Canelo, ano? Kasi nga, yung lalot ngayon, nandiyan pa rin yung mga nakadikit na pangalan. Pero ito ngayon, si David Benavides, ang kanyang tinatarget is yung another undefeated pa rin na si DeAndre, forget the name. Nasa dulo ng dila ko kasi meron akong pinanonood, meron akong pinakikinggan and everything. Nakalimutan ko. mamaya babalikan natin yan, definitely. Pero makikita ko yan sa super middleweight division. Ang tinatarget na ni David Benavides yung undefeated fighter na si ano eh. Si, alam ko nasa middleweight pa yun eh. Pero lumalaban na ngayon sa super middleweight eh. Walang iba kundi itong si, wala yung pangalan niya rito. Number 2 bantamweight Yuki Yonaha. Demetrius Andrade. Yung Demetrius Andrade, idol. Nasa dulo ng tila ko. David Morel, isa rin sa mga tinatarget niya, idol. Ano? Karimatch, patutulogin na ni Benavides si Canelo. Nga, idol. Pagka nangyari na yan, definitely mag-iiba na. Kumamal na rin, ang limpak-limpak na salapi si ano, Canelo, idol. Eto, Tenshin Nasukawa. Andrao nga, idol, Demetrius Andrade. Naisip ko, pinaghahalo, DeAndre. Yun nasa isip ko. Kanina, maraming salamat, idol.
Kakatakot ng Triple B idol, Benavides, Bivol, and Bitterbia. Mahirap ba? Idol, totoo. Totoo. Tapos mag-aambition pa uli si Canelo na labanan niya itong si ano, idol. Tarang tabing yung sombrero ko. Yan, yan. Eto na, idol. Nagkakagulo yung mga tao. First, ito, ring, Michiaki Sumeyang, referee, third man in the ring, giving instructions, touch gloves. Eto na mga idol. Taken as attention. Taken as attention. Alright, here we go. Here we go. Round one is about to begin. There you go. Round number one between Yonaha and Nasukawa. And right now, Yonaha is the one putting in the pressure as Nasukawa released his right jab. That was a stiff and quick one that landed dun sa mukha ni Yonaha. Another jab by Nasukawa. Oh, then a 1-2. And then jab. But right now, Yonaha is putting in the pressure, but Nasukawa is connecting well. Another jab. And a right hand through by Yonaha, but missed. Well, I think Yonaha needs to set up his power punches dahil mukha nababasa ni Nasukawa yung kalawan. Nasukawa connected there with another right. He missed with the left, but connected with the right. And then another left. And whenever Nasukawa lands his power punches, you can hear the audience. Narinig ko yung mga audience, idol, sa tuwing makakatama itong si Nasukawa. Another right, mas mabilis yung kamay nung Nasukawa. 1-2 from Nasukawa. He's still umaatras. He's on the back foot. Umaatake pa rin si Yonaha. But I think this is a dangerous fight for Yonaha. Kailangan niya rito mag-isip at mag-set up talaga. Dahil mas mabilis at parang mas mabigat yung kamay nung Nasukawa, mga idol. This is his first bout as a professional boxer, idol. Ha? 1:30 left dito sa round number one, scheduled for 6. Another combination from Nasukawa. And he has some footwork as well. Southpaw ito, idol, southpaw against orthodox. Nasukawa, southpaw stance. Another one that landed by Nasukawa to the body. Yonaha landed daw a shot in the body pero sumagot doon si Yonaha. Si Nasukawa. Under a minute now in the first round. Of course, definitely, maraming natutunan itong si Nasukawa. Nung nakalaban niya itong si Floyd Mayweather, ano, naiyak-iyak siya doon dahil nga hindi niya inakala na matatapos siya in the first round, ano. Combination again coming from Nasukawa. This is a good round for Nasukawa. And then another left that landed by Nasukawa. And then another one, it looks like Yonaha and na-stun, ano, pero sumusugod pa rin. Parang tanki rin pala itong si Yonaha. Pero this is a good round for Nasukawa. At eto, another left landed by Nasukawa at hindi pa makapagpatama na maayos si Yonaha dahil nandoon lagi yung jab ni Nasukawa. That was a great round for Nasukawa. Pulang-pula na po yung mukha nitong si Yonaha. Slow motion. Good body shot. Gusto ko pa makita laban. O nga, idol eh. Yun talaga. Idol, mukhang di aabot sa mga yan. May talo pa yan kay John Ryder pag nagkataon. Yun nga, idol eh. Pwede. Tingin ko kaya talunin. Pwede, idol. Kayang-kayang talunin. Mamaya makikita natin yung galawan. Ilaban dapat ng promoter ni QS Tenshin. O nga, idol, pwede. Hindi umuupo itong si ano, no? Tenshin Nasukawa. Palakad-lakad. Indicating na maganda yung kanyang conditioning. Batang-bata pa to, 24 hours. Matik, mahihilo yan kay Suganob. O nga, idol. Mabilis yung mama na yun, si Suganob. Mapula na rin pala yung ilong nitong si Tenshin Nasukawa. Pero mas namumula na yung mukha ng Yonaha. Umaatake pa rin. And then another right hook landed by Nasukawa. And looks like medyo nahilo doon si Yonaha.
Dropped, bumagsak, si Yonaha with a right hook, na outbalance siya doon. At nakikita rito yung galawan talaga, no? Mas mabilis yung mga reflexes nitong si Nasukawa, dahil every time na maglalunge itong si Yonaha, umaatake ng barabara, sinisingitan siya ni Nasukawa. Oh, kundi maniniwala sa kakayahan niya. O nga, idol. Na-set up lang talaga, idol, sa mga laban, ano. 2 minutes left. It's around number two. Still, good combination coming from Nasukawa. Pero, diretso pa rin yung atake nitong si Yonaha. Parang hindi nagpapatinag. 1-2, good body shot landed again by Nasukawa. Ang ganda ng mga placing. Ang ganda ng mga combination. And it looks like Yonaha talagang sumasalo na lamang ng mga suntok mula dito kay Nasukawa. And every time na nakakapagpatama talaga yung reaction ng mga audience, napapasigaw at mataas na ang confidence level nitong si Nasukawa. Combination 1-2-3 landed at napaatras doon si Yonaha. At jabs na naman yung pinapatama. Nako, wild, powerful uppercut missed by Nasukawa. Tripling his jab and then throw an uppercut dahil mahilig yung muko itong si Yonaha. Under a minute now in the second round. So far, so good for Nasukawa. Underestimate ang team. Pero kung titignan natin sa Likanes Walks. Oo nga, idol, that's true. Sa tingin mananalo, Teraji idol para sa akin. Ano? Pero meron pa rin upset yan. We never know. Another left landed by Nasukawa. Combination landed by Yonaha. Pero sinasalo lang, sanay sa kickboxing to si Nasukawa. Malalakas yung sipa. Low blow. Referee gave warning to Yonaha. Final 10 seconds now in the second round. Touch gloves. Another body shot landed by... All right. End of the round. So far, so good for Nasukawa. Another round for him. Maganda yung condition. Pound for pound, king mo ngayon, idol, Usyk or Inoue? Inoue ako, idol. Inoue pa rin ako. Hindi ko maintindihan kasi pag sinabi natin pound for pound, ano? Kaya nga sinabi pound for pound dahil umaakit ka per every division . Pero yung for you to say na heavyweight yung nandiyan is a pound for pound, pero I don't believe. Unless of course maging undisputed, may karapatan. Pero kung aakit, we all know na Oya Inoue was the undisputed champion. Pero para sa akin talaga pound for pound Inoue, idol. Boss, tapos na ba yung laban? Hindi pa. Idol, susunod pa lang dito. Usyk brother. Inoue, wala pa. Sinasukawa dati. Nag-pro. Oh, yeah, idol. Nag-pro na. Ginagaya ni Tenshin galaw ni Mayweather. Anong tinali siya? Oh, nga, idol. Tumakas lang kasi meron tas grab opportunities, Butler. Tagilid ba si Yonaha? Oh, idol, tagilid. Pero umatake pa rin, ano? So, matindi pa rin yung puso nitong si... Yonaha. 1-2 landed by Nasukawa. It's all Nasukawa, mga idol. Still, Yonaha is in there, no? Trying another uppercut landed by Yonaha. By Nasukawa. And right now, it looks like Yonaha doesn't know what to do para makatama siya rito, no? He's the one attacking. At dito napapansin, hindi niya napapansin na, no? He needs to change his game plan. Dahil dito siya yung umaatake. And every time, siya pa yung nauunahan at nakakounteran nitong si Nasukawa. Eto, ang lalakas ng mga pinapatama. It looks like nahilo doon. Two minutes left in the third round. Scheduled for 6. Nasukawa. Tenshi Nasukawa, mga idol. Ito yung nakalaban ni Floyd Mayweather Jr. Exhibition bout sa Japan, ano? Kanya nakalaban. Ang kalaban ngayon is Yonaha. Yonaha landed there with the body shot. Sumagot si
nasukawa pero sumablayan right now. Ito, nagpapalitan na, nagyayabang, nag-aangas na rito ng konti si Tenshi Nasukawa, mga idol. And it looks like, dahil sa kanyang experience ng pakikipaglaban dito kay Mayweather, mataas ang kanyang ano, idol, tiwala. Ano? Used to have cardio problems. Pero ang idol dito eh, parang hindi eh. But based on what I'm seeing right now, it looked like Nasukawa is in pretty good condition. In between rounds, hindi siya umuupo. Nakatayo lang siya, no, idol? And then paikot-ikot. Sumasalo ng sipa si Tenshin. Oo nga, idol, kamao pa kaya, no? Kaya, pwede sana ako kung hinaram ni Jamdata. Hindi, idol, talagang hindi nagkataon eh, no? Hindi talaga nagkataon eh. So we never know eh. Prime Inoue versus Prime Donaire. Kanino ka? Donaire ako, idol. Eto, nagsasagutan na sila, no? Under 40 seconds now in the third round. Another shot landed by Tenshi Nasukawa. Another left straight landed by Nasukawa. 1-2-3 from Nasukawa again. No answer from Yonaha. Gandang hapon, Kumo Sport TV Idol. Magandang hapon, sir. Thank you very much for tuning in. Jared Anderson versus George Arias Idol. Sino sa tingin mo? I haven't checked those names, idol, ano? Hindi ko pa masyado na-check yung name na yan. Kumo Sport TV, Idol Sports Manda. Idol, panalo na ba si Solis? Hindi pa, idol. Prime denier talaga. Nung hawak ni Casimero, ayaw ni Inoue na labanan kasi daw baka balak mag-unify ng belt tapos nakakuha ni Butler yung belt pero no doubt malakas si Inoue. Idol, nagkataon lang, ano? Supposedly, dapat nangyari na sila several times. But of course, yung mga taong involved dito eh hindi lang naman sila. Kasi itong mga boxers na to eh hindi naman to tatanggi kung sino itapat sa kanila. At yung mga tao lang talaga na nandoon behind them ang mga involved dyan na party. Pero sa tingin ko mga idol, kung hindi na strip yung belt ni Casimero, sila talaga yung nagkaharap. So I don't believe na umatras, umayaw and everything. I don't believe in such things mga idol. Hindi ako naniniwala doon. Ilang rounds sa laban ni Tenshin Boys? 6-rounder lang, idol. Puro pala sa sina. Idol, kasi ako parang pagdating sa mga ganyan, hindi natin alam eh. Kasi nga, naalala nyo, di ba, may na-question din when Jonah Sultan, hinahamon niya si Casimero. Si Casimero ayaw din. So, how can we tell paano natin sasabihin yung mga ganong mga bagay? So, kaya ako, hindi ako naniniwala na umatras and everything. They have a reason. They have everything on it. And ako, lagpas na tayo dyan, mga idol. And if we think about those things nang walang hanggan, idol, walang mangyayari sa atin. Ang kailangan natin dito ay suporta sa boxing. Round number 4 between Yonaha and Nasukawa. Another left straight. Matigas din yung Yonaha. Parang tanke. Binibaya ni kasi ni Aram. Yeah, idol, that's true. It's a business na eh. Unlike before. Isipin natin, 'di ba? Bob Arum si Manny Pacquiao nga gustong labanan si Terence Crawford. Terence Crawford gusto ring labanan si Pacquiao, but sinasabi nung Terence Crawford na iniiwasan siya. Of course, it's all about Bob Arum. Yung mga taong involved. Yung mga boksingero na yan, hindi atras yung mga yan, lalaban yan. And I believe, idol, kung maglalaban sila, lalot ngayon, lamang pa rin para sa akin si Naoya Inoue. Long and Paula, good afternoon. It's good to be back. O nga, idol, maraming salamat. Ay, wala bang schedule? Wala pa, idol. Si Mel Pajardo, nag-aantay tayo, no? Inoue versus Davis. Malabo mangyari. Baka hindi na dadalhin ni Inoue yung power niya dun eh. Wala pa, idol. Si Loma, nabahala kay Inoue. Pwede. Tama, idol. Nasa under din talaga. Yeah, that's true. Kasi sa totoo lang, nakakaingit, idol. Ano? Kasi naunahan tayo ng Japan na magkaroon ng undisputed in 4 na may hawak ng 4 na belts. Ano? Yan lang nakakalungkot. And we all know
during the early 2000s, eh, talagang namamayagpag yung Philippine boxing, ano? Kumbaga tayo yung lumalamang. Ito, it looks like Nasukawa wanted to take out Yonaha, and right now, pinupupog niya itong si Yonaha. Nasa rope si Yonaha. Power shots and combinations, pero sumasagot pa rin si Yonaha. Under 30 seconds now in her fourth round, napilitang yumakap si Yonaha dahil pinagpapaluna ni Nasukawa itong si Yonaha, pero lumulusob pa rin, mga idol. Hindi umaayaw. Kahit magaana rin po yung kanyang kanang mata, mga idol. Loma versus Inoue. Pero idol, kasi sa tingin ko hindi na kayang akyatin ni Inoue yung ganyan lightweight division. Sama-sama na naman tayo bukas. O nga, idol. Tama, tama. Alright. Another good round for Tenshin Nasukawa. Antindi rin palang nitong ano? Yonaha, solid din. Siguro kailangan, malakas, maraming tumatamang suntok mula kay ano, no? Tenshin Nasukawa. Kaya lang, kung titingnan natin, nandoon yung hand speed, pero baka talagang matigas lang itong si Yonaha. Antindi rin talaga, ang ganda lang. Sana magawa ng paraan ng treasure box na antas ng expectations against Inoue. Well, of course, titingnan natin, napakalaking perang involved yan. And if the price is right, alam mo naman si Bob Arum. Yeah. Durog na, nadudurog na dito si Yonaha. Pero nandurog pa rin, umaatake pa rin, idol. Round number 5 na tayo of 6. Alam na yung pera. Oh, ayan. Kahit Fulton, Inoue ako. Grabe ang blinding speed nung hapon na yun. Oh, late na mata. Pero, that's true. Idol, patutulogin ko Vincent Astrolabio. Jason Maloney. Kita mo naman, meron na tayong Jason Maloney dito. Mga idol, iba't iba na yung mga nandirito. Nandirito si Dimitri Bivol. Nandirito si Jason Maloney. Ano ba? Si Ricky Hatton, parang namimiss ko. Wala pa ata ngayon, ah. Hater ka or supporter? Dapat, yeah, idol, that's true. Hater or supporter ni Casimero, definitely kailangan natin ang support, kailangan natin supportahan to. Oh, regardless, kailangan natin buhayin ang boxing dito sa Pilipinas dahil wala nga po nagpo-promote talaga. Sinisimulan po ng Omega yung mga ganitong klaseng events. But of course, ang kailangan natin ay kumuha ng mga foreign fighters na elite foreign fighters yung talagang dadalhin natin dito sa Pilipinas at kakayanin natin na mag-promote ng mga malalaking laban. Katulad nga ng sinasabi ni Brother Giovanni Rago, ito yung kailangan, regardless kung ano man po, nandiyan dapat ang suporta natin sa mga boxers. Dahil ako, idol, talaga nandiyan. Full support ako, mga idol. Lalong-lalo na, yung talagang masasabi natin ng mga solid Cuadro Alas fans dyan. Ngayon kayo kailangan ni Casimero. Kaya suportahan natin, mga idol. Hindi pa Prince David Dingcol, hindi pa sir. Idol, makakapuyat lamang. O nga, idol, inaabot ang alas 12. Inaabot ng alas 12. Ang gaganda ng mga laban talaga sa One Championship. Every Friday na yan sila, idol. Tapos ngayon, sasakupin na nila yung US market dahil doon ang maglalaban si Demetrius Johnson at yung rematch niya, no? Maganda-ganda ang laban niya. Bukas mananalis si Tapales, sabi ni Roger Escuro. Yun nga, idol. Idol, napansin kong lumatagal na laging gusto ng mga Hapon sila dayuhin at ayaw lumabas ng bansa. Alam na pag-champion po sila tapos medyo garapalan pa sa scorecards pagdikit po. Idol, sa tingin ko hindi rin ano, depende ano, kasi they tinatangkilik sila, no? Tinatangkilik sila ng mga tao doon. At syempre yung mga promoters na yan, gustong-gusto rin dahil alam nila nakikita sila roon. Eh, yun lang yung reason behind it, idol, ano. I don't think na ayaw nilang lumaban sa ibang bansa. Kundi syempre, katulad niyan sila yung champion, sila yung may karapatan na makapamili and everything. Oo, ayun yung nakikita ko doon, idol. So far dito, I have Tenshin Nasukawa ahead dito sa scorecards. So, hindi pa nakakasagot dito si Yonaha.
Gusto ko rin yung match kay, oh nga, eh, nako, idol, eto, si Ricky Hatton. Sabi ko na, nandirito rin si Ricky Hatton eh. Wenly SJ, Inoue versus Solis. Wala pa, idol. Maya-maya pa sila. Sila na yung susunod dito. Tawang sabi ni Johnny, napadaan. Oy! Si brother, ano, JMC Yasat. Eto na nga, yung sinasabi, even a good friend of mine, JMC Yasat, na regardless kung hater kayo o supporter ni Casimero, kailangan nating suportahan yung boxing event na gagawin sa May 13 o Nokada. Idol, kailangan natin, kailangan yung presensya natin ang drone, lalong-lalo na yung mga diehard fans dyan ni Cuadro Alas. Eh, maraming salamat, Brother JM. JM Siyasat ng GMA7 Sports Idol. 31 nga po, nakalimutan ko lang sa inyo lumaban. Ayos. Alam mo idol, hindi naman nakakapagtaka din yung mga ganyang event ano, pero at least hindi sila ganung kagarapal sa Japan katulad ng sa sinasabi ng mga marami na sa Australia daw eh grabe yung pandaraya doon idol. Gawin ng fights ng mga Pinoy boxers, kaso idol ang problema wala man mag-sponsor at magbitaw ng malaking halaga. That's true. Yes, that's true, Brother Virzayan Vlog. Kayang-kaya nila talaga magluwal. Idol, mukhang matatalo dito sa inyo na ha. Ang ganda ng performance. Sparring sessions by James Yazat, sir. O nga eh. Iba kasi in Japan. Idol, that's true. Lalong-lalo na ngayon na talagang namamayagpag sila sa boxing. Nandyan yung undisputed nila, ang Naoya Inoue. So, unlupit. Ang lupit. Kaya yun, may mga champions sa kanila ngayon, mga idol. So far sa atin, unti-unti, ano, babangon lang. Kasi ni ating panay Japan boxer lumalaban, it means gumagandang program nila. Yeah, imagine, Shakur Stevenson, Shuichiro Yoshi ng kanyang kinuha. Sana manood din ang live, taga-tiktik ng kalawang ng France na gustong lunurin si. O nga, idol eh. Yun ang titingnan natin. Kasi nyo, alam nyo, idol, ito si share ko ah. Here Honda Mitsubishi, marami pa iba. Marami pa sa kay Solis. The time is nga eh, idol, that's true. Wensley. Idol, Cabin Human Marshall si Benavides. So far, idol, sa ngayon kailangan pa talagang kumarga ng experience nitong si Yumer Marshall ano, kung darating siya sa ganung ba pagkakataon, dapat punong-puno na apaw-apaw na yung talento at skills nitong si Yumer Marshall. Eh. Pero sa ngayon, kung sa ngayon, idol, alanganin pa tayo. Ay, ito nga, i-share ko, idol, kasi nung nanood ako ng laban sa One Championship, nako, idol, mula pa sa Ifugao, mula pa sa Baguio, bumababa para suportahan yung kanilang kababayan na lalaban. And ako mismo, naging witness ako, mga idol, ang dami nila, grupo-grupo, pare-pareha sila ng suot. Kung sino yung susuportahan nila, ganun sila sa kasolid. So, kung sa one, sumusuporta sila ng ganyan, kung kayo is talagang solid na fans ni Casimero, ina-expect namin kayo rito, idol. Ina-expect namin kayo. Mag-pro boxer na. O nga, idol, pwede. Saka pinalalakas ng Japan ng sports. Yeah, idol, that's true. Sa pamaraming pera ang hapon para, yes, idol, that's true. Patapos na. Final bell, ito, nagbibigayan pa rin yung dalawa. Ang ganda ng laban, yakapan, embraced. So far, no question, no doubt, even dun sa mga commentators that they have Tenshi Nasukawa ahead dun sa kanyang scorecards. Even myself, mga idol, and this is a good professional boxing debut nitong ni Tenshi Nasukawa, idol. Shout out yon sa mga pabulido sports man, Boy Bakal Sports Talk, PH Walang Preno TV, Pinay Bakse, ako subscribe. Maraming salamat, Relly Quinny Herrera, yung mga yan, tropa natin sa BCCCP yan. Hendrix, shout out sa iyo, idol, mula sa Lopez, Quezon. Thank you, sir, James Yasat, channel, pansin na comment ko. Oh, automatic yan. Maganda ilaban kay QA dyan, kay Tenshin, para sumikat siya sa Japan. Of course, tingnan natin kung ima-match up na. No? Kasi I think Tenshin Nasukawa is too much for a Janriel Casimero, idol. Pro debut niya pa lang to. So baka mas matindi pa yung sapitin niya doon kay, ano, sa ginawa sa kanya ni Floyd Mayweather.
Tapos na. And we're waiting for the announcement. Wow, namumula lang yung mukha ni Tenshi Nasukawa samantalang may mga damage, gasgas at itong kanang bahagi ng mukha ni Yonaha. Waiting for the three judges. Baka kinikwenta pa mga idol. Ito na. After six rounds. Jimmy Leno, nandoon idol. $59-$55 $60-$53 All three in favor of the winner. Professional Tenshin Nasukawa, panali siya idol. Shout out kay Brother Darwin Emmanuel Palado. Kahit walang alang, bukas pa. Bukas pa lang sa laban ng ating kababayan. Nga idol, maganda. Maganda yan para bukas. Maraming salamat. Hendrix, baka makumataw si Tenshin. Kaya oo. Nako. Kawawa dyan sigurado si Tenshin. And tapos na, no? Tenshin Nasukawa won his professional debut against Yuki Yonaha sa kanyang kababayan. At we're just waiting for the interview right now. Ganito po kataas at ganito kapopular itong si Tenshin Nasukawa sa Japan. Ito, inaantay ko lang yung interview mga idol. Pero ito, bukas nga, idol Marlon Tapales. Mamayang gabi, no, ipagdasal natin. Pagdasal natin ang ating kababayan si Marlon Tapales na lalaban bukas against a very tough opponent in Murodion Akbadaliev. And of course, that is for the Unified Bantamweight, Super Bantamweight Champion idol. Katambay, sabi ng mga fans ni Alas, sikat daw si Alas pero kailangan pa labanin si Tenshin para makilala mga idol. Good Saturday afternoon idol Manda, after work habang nagpapanamig. Maraming salamat Brother Rodel Castillejos. Hater or supporter ka man ni Casimero, kailangan mong panood ng live, hindi para kay Casimero kundi para sa Philippine boxing. That's 100% true idol, kaya suporta tayo sa mga atletang Pilipino regardless kung sila ay boxer or basketball or ano man po, basta atleta na iwinawagayway at ipinaglalaban ng banderang Pilipinas sa ibang bansa, mga idol, suportahan natin. Eto idol, baka sila na yung susunod, ha? Idol, baka sila na. Inaantay na lang natin yung announcement. Tapos na ba yung laban niyo na? Tapos na idol, at panalo po si Tenshi Nasukawa via unanimous decision. Who's next na laban? Baka sila na idol, and we're just waiting dahil meron pa pong mga interview, meron pa pong mga tanong-tanong at meron pang mga presentations and everything. Yata si Tenshin para kay Inoue. Kapalit idol, I don't think. Sa bantamweight sila naglalaro eh, bantamweight. Baka siguro, no? Baka siguro. Kaya lang hindi siguro kay Inoue. And of course, bata pa to eh. Bata pa to si Tenshin Nasukawa. Pwedeng-pwede pa tong 24 pa lang. Pwedeng-pwede pa tong lumaban talaga sa boxing. And of course, titingnan natin yung kanyang transition sa Muay Thai, kickboxing, papunta rito sa pagiging isang professional boxer. And so far, so good. At nakuha niya naman agad yung kanyang unang panalo. Ito, nagsasalita pa siya, idol. Nagpapasalamat. Pero idol, bukod dito, no, kung tutuusin, ako, marami talagang marami pa rin talagang mga kilalang mga athletes dito sa Japan. Si Aoki, isa sa mga talagang sobrang popular na mixed martial artist sa Japan idol. Matindi yan. Talagang alamat yan si Shinya Aoki sa Japan. And of course, these fighters, yung mga katulad nila, no wonder why na talagang sinasakop at umaalingaw nga ang pangalan sa international boxing scene because of their contribution
Ta-suporta ng mga tao sa kanila. And hopefully, we can see the same support din sa mga atleta natin, ano? All out. Kasi mahirap minsan, ano? Aminin man natin, real talk minsan, mga idol. Eh, talagang solid yung pag-suporta pagdating sa mga comment, sa mga comments, pagdating sa mga pagsasabi tungkol. Pero idol, ang kailangan dito presensya. Kailangan talaga nating suportahan, ano? Si General Casimero sa laban niya on May 13 sa Okada. At dahil pumusta dito kay Solis. O nga eh, idol eh. Eto, baka sila na yung susunod. Idol, yung Pinoy na kalaban ni Takeshi Inoue, hinug na ba? Makakalaban niya si... Itong si Weljan Mindoro. 10 wins with 10 knockouts. Dito na matetest, ano? Dito matetest. So far, ang masasabi ko mga idol, this will be the biggest tough, the toughest fight ni Weljan Mindoro sa kanyang junior middleweight career. And of course, I believe Weljan Mindoro will emerge victorious. Pero yung Takeshi Inoue, eh, hindi rin to basta-basta mga idol. Veterano rin yan eh. Matibay din yun eh. Nalungkot ako para kay Magsayo sobra. Well, that's okay, idol. I believe Mark Magnifico Magsayo will definitely bounce back. Nakita natin yung kanyang weakness. And hopefully, ma-fix niya po yung kanyang kahinaan. And I believe, alam ko po, na kayang-kayang gawin niya ni Mark Magnifico Magsayo. At antayin natin yung pagkakataon para makita natin siya dito sa Super Featherweight Division. Watch out kay Meljon Mindoro o Weljan. Baka ma-ambulance si Takeshi. Definitely, idol. Definitely. Boss, sino na naglalaban? So far, idol, wala pang announcement kung sino yung susunod na laban, ano? Oo nga, mahirap pa si Mindoro. Pero it's think ko kaya niya. Definitely. Heavy-handed yan si Iya. Oo. Masikat si Akiyama kay Aoki, kaya naglaban sila. So far kasi si Akiyama, kaya mas naging popular si Akiyama, eh, dahil si Akiyama lumaban sa UFC idol. Lumaban sa UFC si Akiyama. Yan ang pagkakaalam ko ah. Pero I believe, when it comes to credentials, mas matindi siya niya Aoki idol. Iche-check ko para sigurado ako sa sinabi ko din. Baka mamaya nagsasalita ako ng mali eh. Si Sexy Yama. Yeah, naglaro siya sa UFC eh. 2009 to 2015 eh. However, 2 wins with 5 losses, yun po yung kanyang nakuha dun. Eh, dinurog lang siya ni Shinya Aoki nung ano. So, si Shinya Aoki is more on ano lang talaga eh. Pride and Pride FC sa Dream, One Fighting Championship. So, yun din. Matindi rin talagang credentials. Ang question lang kung kakayanin ni Inoue Punch. Yun ang tanong idol brother. That's true. Ayan ah. Pumapost pa si Tenshin na sa kawa. Nasakawa. Nasukawa. Wala bang update? Wala pa, idol. Ay, meron, ano? Alam ko, may laban. Eh, nag-antay na lang tayo ng complete details kay Pitbull Cruz. Giovanni, ang kalaban niya. Eh, nakalimutan kay Bilido. Si Giovanni Cabrera. Ang balita ko, eh, baka maglaban sila around May or June. Of course, magugulat na lamang tayo at magkakaroon tayo ng linaw dyan sa labanan na yan. Hello, mahal. Gandang gabi, Sports Manda. Thank you. Thank you, mahal. Pasensya at medyo busy. Once maglanas suntok ng Mindoro sa kanya, sigurado uuwi na siya agad ng Japan. Definitely, idol. Ano? Parang binagsak ng Mindoro. Ano? Pero ito, nakatira si... si Weljan Mindoro sa Bacoor, Cavite. Ito, nagpapakita pa sila. Wala pa ditong announcement kung sino yung susunod na laban. Interview between Devin Haney at itong si Lomachenko na maglalaban on May 20. Maganda-gandang labanan. Isa sa mga inaabangan talaga natin yan.
Once maglana sundo ka sa kanya, oh, definitely, definitely. Yun nga, idol, nag-release ako ng video about it kay William Mindoro. Siyempre, unti-unti, ano, papahinog pa yung bata dahil nakikita natin, meron pa rin talaga, hindi nawawala, ano, yung style niya, and then of course, yung weakness, and definitely mabibuild yan at maaayos yan. EJ Patriarca, hi sir, greetings. Gene Sasaki versus Keita Obara next. Hello, EJ Patriarca. Hello, sir. Thank you very much and more power. Right, sir, what happened to Gene Sasaki? It's over. The fight is over and Gene Sasaki knocked out Keita Obara in the third round. That was a great fight because dun sa pangalawang round, Keita Obara dropped etong si Gene Sasaki. That was a flash knockdown. Gene Sasaki was really not hurt during that time. And natapos po yung round number 2. However, pagdating sa round 3, Gene Sasaki dropped Keita Obara with the left to the body. That was the first knockdown. Napilitan siyang yumuko. And then, yung pangalawang knockdown was actually the end of it. Double left jab. And then a right straight that landed to the right cheekbone of Keita Obara and automatically lights out, referee stopped the fight. So ganun po katindi. And Keita Obara needs to lie down for several minutes for precautionary measure para ma-check yung kanyang health at kanyang kalagayan because of that powerful right hand that landed by Gene Sasaki. Dapat kasi kay Mindoro sa abroad magbag-training eh. Well, I think, idol, ano, meron pa rin, nag-aantay pa rin talaga ng opportunity at hindi din biro, mga idol, yung magpupunta sa ibang bansa para mag-training. Ang ginagawa nga, imagine guys, ang nakikita ko ngayon is etong Omega Boxing Promotions, dinadala nila yung mga boxers nila sa Japan para makapag-train, mag-spar, makilala rin yung ibang mga boksingero doon, makita yung mga work ethics, yung mga gyms and experience and everything, cultural engagement, at isa yun sa mga magagandang bagay, ano? At aminin man natin, medyo malaki-laki, ang gastos talaga doon, mga idol. Pero hopefully, sana magkaroon, ano? Kasi mahirap din, budget, yung pera talaga, ang usapan dyan, idol. Ang delikado dyan, isa rin, idol, ano? Kasi nakikita natin, dito sa Pilipinas and then kukuha tayo ng mga laban sa Thailand, wala tayo masyadong makakatapat na masasabi natin na legitimate junior middleweight fighter. Kaya kailangan talaga unti-unti lalabas at kukuha ng mga foreign fighters itong si Weljan Mindoro in order for him to experience a quality fight. Kaya yung titingnan natin dito. Pwede rin talaga, idol. Grabe naman ang lawas sa Dacolaom. You know? Para kita palis pero mas malaki, mas madali pa yun pa de. That's true pa de. Oh, I missed the match, sayang. And thanks so much, sir. Oh, nga, ang ganda ng laban, ang bilis lang ng laban. Sinusunod, idol, eto, nag-aantay pa rin ako ng details, ano, kasi may mga commercials sila and ito right now, still Devin Haney and Lomachenko nag-interview nila. Hindi aabot na pressure ni Inoue, maaga siya patutulugin ni Mindoro. Yun nga, ang titingnan natin, ano, yung abangan. It's going to be a great fight. Kaya dapat nandoron tayo sa Okada para mapanood natin yan. Mahirap pa. Parang maniwala kay Mindoro kasi wala pa na kakalaban. That's true. So, pero with the way he's fighting, ano, meron pa rin talagang kulang at kailangan talaga ma-develop pa rin ng gusto. At ang maganda dito kay Weljan Mindoro, kailangan lagi siyang gutom. Gutom sa impormasyon, gutom sa talento, gutom sa skills in order for him to improve at mas lumago pa. Ahma will win, pero support. Yes, idol, brother, Boho Loft and Adventures. Ito na, patras lang tayo saglit. Renfield. Ito commercial pa, mga idol. Medyo meron tayo nakikitang ganun, idol, ano? Meron ako nakikita, ano? Ito. Ayun na, ay mga idol, next bout, Takuma Inoue versus Liborio Solis. Sila na po yung maglalaban and of course, this is the co-main event.
That's true. Manood na lang tayo sa Okada. Definitely, idol. So, maganda-ganda laban yan. Well, ayun talaga yung nakakatuwa sa atin ano, dito. Palitan tayo ng kurukuro, palitan tayo ng information. Although, minsan magkakaiba tayo ng paniniwala at ng mga nakikita natin sa mga boxers. But definitely, we're all one community at napakaganda at napaka-healthy po ng ating usapan at conversation dito. Sa Sports Manda, yun talagang maganda. Kailangan niya talaga na mahusay na trainer. Dapat doon siya kay Capitillo. That's true. No? Eto, pinapakita pa rito, Kishon Davis. Hindi ko alam kung bakit. Ano? Sino na nanalo? Anthony. Wala pa, idol. Eh. Wala pa. No? Co-main event pa lang. Papunta pa lang tayo sa co-main event between Liborio Solis and Takuma Inoue. Yung kapatid po ni Naoya Inoue. Sila po yung maglalaban para sa bakanteng WBA World Bantamweight title. Ngayon, idol, yung WBA na yun, idol, is the regular belt po ng WBA. Regular lang po yun, mga idol, dahil ang talagang pinaka-main title ng WBA ay yung WBA Super. Super. Salamat, sir. Magla-live. Yeah, idol, magla-live ako, pero live commentary lang tayo, idol. Ikikwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari. And basically, that's it. Yung meron na tayong 35 likes, gawin naman natin itong 50, mga idol, sa YouTube. Welcome, welcome. Kishon Davis, medyo ito, isa sa mga matitindiring boxingero ito, mga idol. But anyway, guys, ito nga pala, yung mga upcoming fights natin, ano? Bukas, tatlong event ang mangyayari. Shakur Stevenson versus Chuichiro Yoshino. Jesse Rodriguez versus Christian Gonzalez. Undercard yan si Marlon Tapales. At Sebastian Fondora versus Brian Mendoza. So as much as I can, titignan natin kung ano yung paano natin masisingit yan. Ano? And then of course, after that, next week, the following week, April 15, Zaylee Zhang versus Joe Joyce. Magandang laban yan. Kaso sa London po, gaganapin yung laban. So, alanganin sa ating madaling araw yan. Pero, after that, April 22, one of the biggest date sa mundo ng boxing kung saan maglalaban po si Gervonta Tank Davis versus dito kay Ryan Garcia. At yan po pa ay sa T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, idol. Eto na, Liborio Solis, tinatawag na po dito, mga idol. Good PM, idol. Isang mapayapang hapon sa'yo. Musta ang Holy Week mo? Okay naman, idol. Eto, busy-busy at ginagawa kung ano yung mga dapat na gawin dito habang nakabakasyon din yung mga bata para may mga tulong. Sa laban ni Inoue at Fulton, ang tickets sa special ringside umaabot na 1K pesos ayaw manood. Yeah, definitely. Ano? That's the comparison. Ano? Mahirap pa, ano, mga idol. Ano? Aminin man natin, hindi. Ano? Talagang halos makipagdurugan sa social media yung ibang mga boxing fans. Pero hindi naman nila kayang suportahan yung mga boxers, no? So, talagang kailangan dito. Suporta talaga tayo. Suporta talaga tayo. Bosan kayo nanonood ng live? The Zone Spain ako, idol, nanonood ng live. Olascuaga, hindi pa, sir. Ito, co-main event pa lang. Liborio Solis right now is walking down the aisle. Mga idol, sila na po yung maglalaban ngayon. Liborio Solis currently has 35 wins, 16 wins coming by way of knockout, 6 losses, and 1 draw. Ngayon, yung sa kanyang 6 na talo, idol, he's never been knocked out or TKO'd. So, it's all about decision, mga idol. Split the decision. Ganun po yung nangyayari. So, ganito katibay itong mamangtong si Liborio Solis, mga idol. But of course, yung kanyang makakalaban, walang iba kundi si Takuma Inoue, who has 17 wins with 4 victories coming by way of knockout at isang talo. Pero mga idol, from those numbers alone, masasabi natin na ang maaring mangyari rito ay puntusan, iskoran, at hopefully sana magkaroon po ng bagsakan. We all know Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue,
And when it comes to work ethic, hindi nagkakalayo. So definitely parehas ito. But titingnan natin ang diferensya ng kanilang power punches. So yun yung ating abangan dito. Shoutout kay Jocelle Carla Tamayo at mula kay Brother SG Bolivar. Inuna ko kasi dumanood bago magsahing. Hindi naman, okay lang yan, idol. Maaga pa naman, 6:12. Wala pang 15 minutes, luto na yan, kanin. Nakita ko schedule, dami pala laban. Nga, idol, may laban, panalo na naman. Definitely, idol. That's true. Bukas rematch, isa pa yan. Bukas, meron ding rematch. Adesanya versus Ferreira. Gigil na gigil si Adesanya, pero kung matalo pa, matalo siya rito. Nako, idol, that's going to be a big question. Solis for the win, sabi ni Das Fishing. Oh, sa mga dehadista dyan, alam na. Nananangin, mananalo si Solis times 8, idol. Grabe. For the win, ayon sa masusing pananaliksik at pagkupuyat, panonood ng highlights, result ng aking pag-aaral, pananalo si Akma Dalia, idol. Makamay, masuntok. Hindi rin napapagod yung mama yan. Tapos na, Gonzales, Zelaznog, yung kay Tenshin kanina, idol, tapos na. Kay Tenshin, nasukawa, panalo po siya via unanimous decision sa kanyang pro debut. One judge scored it 59-55 and then 60-53 yung scorecard kasi bumagsak eh si Yuki Yunaha doon. Pero that was a flash knockdown lang. Feel ko talaga Tapalis will lost. Malakas sa Akma. Oh, nga eh. Let's see. Tingnan natin, idol. Tapos na ba? Anthony versus Kenshiro. Hindi pa, idol. Co-main event pa lang tayo. Oo. Kung tumibay si Tapalis kay Memo at yung hangin, idol. Yung hangin. To last. Bakit hindi super top contenders? Idol, I need to check yung lineup sa WBA, idol. Ah, para sigurado tayo. Ito, I'm just checking the details right now. Sa WBA, sa bantamweight. Kasi dito sa WBA, idol, ang maglalaban sa pinaka-main event ay walang iba kung hindi itong si Melvin Lopez at itong si... Hindi, idol, number one and number two naman sila eh. Takuma Inoue versus Liborio... Number one si Takuma Inoue, number two si Liborio Solis. However, of course, iba-iba yung mga maglalaban dito eh. WBO, Jason Maloney versus Vincent Astrolabio, mga idol. Ayun yung mga details. Pero yun na nakalagay kasi dito sa boxrec.com eh. Idol, shoutout, yun, shoutout kay Queenie Ann Alano. Hindi pa ako nagsasayang, papagalitan ako doon. Sayang na, idol, mabilis lang yan, 70%, 30. In a way, o nga, idol. Boss, tingin mo, may palagbay, definitely, idol, we never know. Baka mamaya, ma-surprise tayo sa kayang gawin ng bata. National anthem po ni Liborio Solis mula sa bansang Venezuela. Venezuela national anthem. Tanda na si Solis. Idol, oo, that's true. 41 years old, idol. 41 anos na po si Liborio Solis. Still fighting. Size level at tayo sa kanyang huling dalawang panalo, idol, against sa bagay, mga mahinang opponent na to. Adrian Mejias, 0-7 yung rankings. And then Luis Carrillo, 18-22. 18 wins, 22 losses. Yung pinabagsak ni Liborio Solis. Pero tingnan natin dito, iba pa rin. Bata pa yung Takuma Inoue, idol. Eh. Takuma Inoue is only 27. Miyata, ang laki na katawan ni Inoue, kaya Naoya, sobrang bigat na ng patama dito sa next fight. Definitely, idol. Mabagal na si Solis. Idol, that's true. Edison Diaz, shout out sa'yo, sir. Thank you very much for tuning in. And right now, we're just waiting for Viva Venezuela. Japanese national anthem. Being played. Naoya Inoue nandoon mga idol. Nasa left side ni Takuma Inoue and of course nasa right side ni Takuma
yung kanyang ama. Eto, medyo payapa pa mga idol because yung ano pala ang idol, Japanese National Anthem. Okay, tapos na idol. We're just waiting for the proper introduction, of course, by Jimmy Lennon Jr. Sa mga pumusta dyan, alam na, sa mga dehadista. Pero yung Liborio Solis, 41 na idol. Lumalaban pa rin, matindi itong mamang to. Ah, 47 na eh. dami na kain noodles ni Inoue. Siksik sa laki. O nga, idol, ang kapal, ano? Nakita natin, ano? Parang lumobo bigla. And then, of course, bukod dun eh, yung mga pagkain. Bato-bato yung katawan ni MJ. Napapanood ko yung weigh-in nila kagabi. Oo nga, idol. Totoo, no? Bato-bato, no? Parang wala. Bata pa kasi. Kaya, kahit na makapal yung katawan, idol, ano? Kahit makapal yung katawan, magaan. Magaan. Ito. Ariake Arena in Tokyo, Japan. Ito, referee, judges, Robert Hoyle, John. So, ano, idol, ah? Yung mga judges dito, ano to? Mga neutral judges, mga idol. Mas bato-bato yung kabaw ni... Pwede, idol. Gonzales, bukas sa laban ni Shakur, malalaman kung kakaya na yung bigat ng kabaw na sa lightweight. Ako, sige, weather nung umakyat ng timbang, nasampal siya. Nga, eh. That's true. Sino, ito, Liborio Solis na, idol, versus Takuma Inoue. Pinapakilala na po si Liborio, si Takuma Inoue. ₱53.5 pala yung bantamweight idol, ₱53.5. Okay, tapos na, pinakilala na. Okay, ito na. Basahin muna natin ang trivia ni Brother Jimson Cruz. Unified champion is the boxer who holds two or more belts of the major divisions, which are WBA, WBC, WBO, and IBF, while undisputed champion is the one who holds all four championship belts sa lahat ng mga major sanctioning bodies ng boxing. Idol, before, may mga instances kung saan nakikita natin sa mga listahan ng undisputed champion na meron lamang po silang tatlo. Because dati, pwede ka maging undisputed so long as you're holding three major titles. Former unified super flyweight champion, Liborio Solis. Late na po ako, idol. Shout out to yun. Shout out kay Arlene Tribunalo mula kay Brother Dong Ray Tribunalo at nandiyan sila ngayon sa San Fernando, Cebu. Shout out sa inyo. Thank you very much for tuning in. Abot pa. Solis, sana manalo para lechong kakainin namin. Sarap naman yan. Pwede na umorder, idol. Umorder ka na. Pero ito, ito. Titingnan natin. Referee instructions. Solis na. Yes, idol. Sila na. Sila na. Referee instructions na. Alright. It's about to begin.
mga idol, kapit. And of course, bantamweight division ay ang isa sa mga inaabangan natin dahil marami pong mga Pilipino naka-line up dyan. Nonito Donaire will be fighting for the WBC. Vincent Astrolabio will be fighting for the WBO. Ano pa nga ba yung aantayin natin, mga idol? Salute, Jupaw Gasol, idol! Love and respect. Yeah, that's it. That's it. Suporta tayo. Ito, round number one has begun. Takuma Inoue versus Liborio Solis. Pares na orthodox. Takuma Inoue wearing black trunks with gold trim while pure white naman po ang suot-suot ni Liborio Solis. Nasa gitna ng ring ang dalawang boksingero. Paalitan ng jab. It looks like mas mabigat yung jab na binitawan doon ni Liborio Solis. At sumasagot-sagot pa rin. Guys, imagine, Liborio Solis is, paalitan sila doon ng kanan. Liborio Solis is already 41 years old but fighting pa rin dito sa elite level. Ganito katindi itong mamang to. Ibig sabihin, magandang kanyang disiplina, pag-aalaga ng katawan. Pero ito, nag-aantay siya, tumatiming ng kanan. So far, dikit pa yung labanan dito. Almost a minute gone in the first round. Inoue, Takuma versus Solis, Liborio. Sila po yung naglalaban ngayon. Scheduled for 12 round for the vacant WBA World Bantamweight title. Hand speed, parehas, nagkakadikitan. It's a matter of timing. It's a matter of setting up those power punches. Liborio Solis throwing jabs, but it looks like Takuma Inoue has that snapping jab. Overhand right. Iba pa rin talaga yung galawan nung Naoya Inoue, because Naoya Inoue hindi nag-aaksaya ng mga tinatapong suntok. Ano? Pero dito may mga tinatapong suntok itong si Inoue na hindi tumatama. Good overhand right straight, and then body shot landed there by Liborio Solis. Tumama doon sa bodega. So far dikit pa rin dito, mga idol. Another body shot by Solis. Active dito si Solis, pero still Inoue is in there. 1 minute left dito sa round number one. So far so good for Liborio Solis. And then another one. It looks like early dito sa labanan, Liborio Solis is trying to dig in dun sa kanang kaliwang bodega nitong si Takuma Inoue. Oops, accidental headbutt. No cut. Muntik na. Oo nga, idol. Jab again from Liborio Solis. Liborio Solis very active, but the side-to-side movement and head movement is being done, as being shown by Takuma Inoue. But Takuma Inoue wildly missing here. Under 10 seconds now. Final 10 seconds now in the first round. It looks like this is a good round for Liborio Solis, ladies and gentlemen. Good job again from Liborio Solis. Okay, round number one, mga idol. Bagal ng events dito. May tanong lang po ako, sensya kung matagal, pero malaman ko. Bakit po umabot ng 5 taon bago naglaban si May? Naduduwag o natatakot? It's just, marami nagsasabi, mga idol, na the reason behind it was of course ang kanilang haka-haka. We all know, nakitang-kita naman natin sa mga interview that Mayweather is really ducking Manny Pacquiao nung nasa kanyang prime na. And then when Floyd Mayweather, marami po nagsasabi ha, when Floyd Mayweather saw na medyo nagdi-decline na po yung mga performances ni Manny Pacquiao, doon na siya nag-step in, bumalik at para hamunin. Ano. Ayun ang maraming nagsasabi, idol. Idol, pagdasal natin yung kalaban ni Casimir na sana wag bawian. Hindi naman siguro, idol. Hindi naman siguro. Okay, round number two. So far, I have it. I gave the first round to Liborio Solis, mga idol. Yung mga pumusta dyan, alam na at definitely tuwan-tuwa na kayo. Choi B, di pa babayaan, matalo siya ko. Idol, neutral yung mga ano, idol, mga judges. So far sa nakita kong dalawa, walang Japanese, ano? Hindi ko na nasundan yung pangatlo. Still, Liborio Solis very active here in the second round. Inoue counters with a right hand when Liborio Solis missed, and another right hand counter. Pero po, salag pa rin po ni Liborio Solis. Naglaland lang po sa gloves niya doon, mga kaibigan.
muntik na naman sila magkaumpugan doon. Ito na, naglalaban na si Takuma Inoue, idol. Nagsisimula na po, Brother Nel. Idol, is binasang pambili ng gasol natin. Ako, idol, yari ka dyan. back sa gitna ng ring yung dalawang boksingero, and it looks like right now Takuma Inoue hasn't found his range yet, dahil dito mas maganda pa rin yung mga patama at movement ni Liborio Solis. And I think what Takuma Inoue needs to do here is kailangan niyang mag-set up ng mga combinations and then mag-land dun sa bodega ni Liborio Solis, because right now after almost 4 minutes and a half dito sa laban, mga idol, nag-headhunt itong si Takuma Inoue. Nag-headhunt siya, no? I haven't seen him land some punch dun sa bodega. Dun, double jab and then right cross, pero sumablay mula kay Takuma Inoue. But it looks like right now, Liborio Solis is investing sa body bank nitong si Takuma Inoue. Palitan sila ng jabs. Good counter by Takuma Inoue. 1 minute left in the second round. Liborio Solis versus Takuma Inoue. Mas maganda na yung pinakita dito ni Takuma Inoue. I think he's finding his range more, unlike nung first round na nahirapan siya. But still, he's headhunting, not throwing punches to the body, but good one too that landed dun sa noo ni Liborio Solis. But it looks like Solis is fine and he's the one putting in the pressure. He wanted to put Takuma Inoue dun sa ropes. Under 30 seconds now in the second round. Still side-to-side movement. 1-2 coming from Inoue. It looks like Liborio Solis got hurt. So this is a good round for Takuma Inoue, but Solis answered. Final 10 seconds, let's see. Another jab landed by Takuma Inoue. End of the second round, but I think that round belongs to Takuma Inoue. Mas matanda naman si Mayweather kaysa Pacquiao, sasabihin ako daw si Mayweather na maglaban, talo naman si Pacquiao. Well, that's true, idol, ano. Pero kasi ang during those times, ang sinasabi nila was there are certain interviews where in fact sinabi talaga ni Mayweather after Pacquiao knocked out Hatton, parang sinabi niya, "Nako, takot akong tamaan even." Yung mga ganun. Pero of course, we never know. Talagang nandoon, talo eh talo, wala na tayong magagawa din, and I think it's not something na talagang nandoro na. And these two fighters ay talagang mga legendary boxers, mga Hall of Famers. But sino lumang? So far, I have it even, mga idol. No? Kay Solis ako lumagay times 8. Solis sa late round. Sino lumang, idol? So far, I have it 135 ngayon. I think Gervonta Tang Davis, idol. Para sa akin. Papunta pa lang tayo sa round number 3, mga idol. So far, I have it even. Pero somehow, baka ibigay nila yung kay Liborio Solis. Eto, nag-aantay na lang tayo na round. 2 minutes and 30 seconds left dito sa round number 3. So far, pretty even round. Kinabahan si Naoya sa definitely idol. Ano? Kasi still, ano? He's headhunting. Maalaga yung kamay at depensa nitong si Liborio Solis. Palitan sila ng jab at Liborio Solis got the better of it dahil mas tumango, gumalaw yung ulo nitong si Takuma Inoue. Still throwing those punches. And Takuma Inoue circling to his left, and of course delikado yon dahil papunta siya dun sa right hand sa power shot nitong si masipag pa rin. Bumato ng jab itong si Liborio Solis. Not much happening here. Abangan sila. Wild left hook thrown by Takuma Inoue. And then the right hand counter by Takuma Inoue that landed flush. Then Solis throwing some punches dun sa bodega
ni Takuma Inoue. But 1-2 by Takuma Inoue. So far, dikit pa rito. But Liborio Solis still very active. Round 3 is up for grabs. 1 minute left na lang dito sa round number 3, mga idol. So far, Liborio Solis is the one putting in the pressures, trying to corner Takuma Inoue. But Takuma Inoue has a great footwork as he circles the ring and avoid being cornered. 50 seconds left. Still palitan ng jab. Palitan sila ron ng kamao. Still. And then a good right landed by Takuma Inoue. A right cross. 30 seconds left. Still. Takuma Inoue. Still hasn't invested the power punches dun sa bodega ni Liborio Solis. I think isa yun sa mga kailangan niyang gawin dito para bumaba yung depensa nitong si Liborio Solis. Combination again. And right now, we can see that Solis is the one attacking at contento na si Takuma Inoue dito na kumakounter-counter. So far, Takuma Inoue got the better of itong si Liborio Solis. Still had good hand speed. Okay, idol, round number 3 is over. Idol, nag-umpisa na, idol. Round 3 na. Going to round 4 na tayo. Shoutout kay Rapu Rapu. Shoutout kay RFJ Vinuya mula sa Rapu Rapu. Albay, thank you. Yes, idol. Nanonood. Nandoon in this corner. 10-9 Solis, round 2. Yes, idol. Idol, nag-umpisa na. Go for the kill dapat si Solis. Kundi, yeah, idol, definitely. Pagkababot, alam na this. Round 3, Takuma. Iyakin naman si Takuma Inoue. Idol, nakita ko mukha niya na talo kay Ubali, umiyak. Oo nga, idol, kasi championship yan eh. Siguro, mataas yung kanyang expectations however natalo siya, idol, ano. Kaya Takuma Inoue. Pero, of course, yung laban na yan, idol, if you take a look at that fight, yung laban niya kay Nordin Ubali. Ito, guys, sasabihin ko na baka mamaya lulutuin, ano. Nordin Ubali was the champion, was a WBC World Bantamweight champion when he fought Takuma Inoue way back in 2019, at nangyari po yan sa Super Arena in Saitama. Pero panalo pa rin po doon si Nordin Ubali via unanimous decision. Ito, Solis is the one putting in the works at mukhang nasaktan doon si Takuma Inoue. And right now nasa corner si Takuma Inoue at pinupupog-pupog ni Liborio Solis. At ito yung mga bagay na gusto marinig. Overhand right landed by Solis. And then uppercut, it looks like right now, gustong pumuntos ng pumuntos at mukhang gustong pabagsakin ni Liborio Solis itong si Takuma Inoue. But it looks like Takuma Inoue hindi man naman masyado nasaktan and siya naman ngayon ang umaatake. Good early barrage coming from Liborio Solis, but the first time I saw Takuma Inoue bumato na suntok doon sa bodega ni Liborio Solis. I think kailangan niya pang damihan yun, mga idol. One minute and 50 seconds left in the fourth round. Muntik na naman po, magkaumpugan. Halfway through the fourth round na. Still up for grabs yung round na to, mga idol. Medyo nauna doon si Liborio Solis. 1-2 and then left landed by Takuma Inoue. Muntik na naman sila magkaumpugan. And then right landed by Takuma Inoue. Under a minute now in the fourth round. Good jab by Liborio Solis. Still bouncing. Another right hand landed by Takuma Inoue. Good body shot by Liborio Solis there. That landed flush sa solar plexus ni Takuma Inoue. Good counter by Takuma Inoue. And that was a fast hand.
And it looks like right now, Takuma Inoue is finding his rhythm. But still, Liborio Solis is trying to pressure Takuma Inoue. Mapunta doon sa ropes. Final 10 seconds. All right. Tapos na po yung round number 4. So it can go either way, mga idol. That was a swing round. But in the early part of the round, talagang bumanat at pumulbos itong si Liborio Solis nung nasa rope itong nasa corner itong si Takuma Inoue. But it can go either way, mga idol. Kung saan ka naman kasi makakita na boxer na natalo tapos doon to. Yeah, the right way for Solis to win is to knock out Takuma down. Diomedes Ramos. Mababaw yung ganyang reasoning. May weather age Pacquiao knowing that the fight requires youth and peak athleticism much more the way he fights. Takuma Inoue pa. Kasi, idol, kung titingnan natin kahit sa, para sa akin, kahit mas matanda si Mayweather, hindi masyadong nagulpe itong si Mayweather compared sa nagulpe. Inabot na laban ni Pacquiao because Pacquiao is talagang bugbugan, matitindi ang kanyang mga kinakalaban. At sabay kung sabay. Idol, para sa akin lang. Eto, round number 5. Takuma Inoue. Para din si Bobby Pacquiao, hindi nakuha. Yeah, idol, that's true. Diba talaga, no? Round number 5 na tayo dito, mga idol. Good left. A jab coming from Takuma Inoue. Right now, Takuma Inoue. It looks like he's more busy right now. Finding his range well. Still hasn't landed sa bodega. Hasn't invested body punches dito kay Solis. Talagang he said anting eh. A good jab. And I think what he needs to do is he really needs to throw some punches to the body. Kasi nga sabi nila, pag nakakatama siya doon, definitely bababa yung depensa nitong si Liborio Solis. Hindi pa bumababa yung depensa ni Solis, mga idol. Maganda pa rin, ano? Nakataas pa rin. Lalong-lalo na yung kanyang kanan. Good body shot by Liborio Solis. Talagang dito, mga pukpukan yung laban, mga idol. Ingat na si Solis, Takuma. Are you scoring this? Yeah, I have. So far, after the fourth round, I have it pretty even, idol. And right now, for some reason, naghang yung stream. Strangers, but I have it even, idol. I have it even. 2 rounds apiece. At hindi ko ata mapapanood itong round number 5. Okay. Basa mo na ito, idol, panalo. Wala pa yung laban ni Teraji, idol. Mamaya pa sila, main event sila, no? We're just waiting for... ito para matapos and then that's it, basically. Sila na yung susunod, the main event. But right now, we are on the 5th round. At under 40 seconds now. Good right landed by Liborio Solis. And good body shot again landed by Liborio Solis. This is a good round for Solis. Oh, accidental headbutt. Oh, it's elbow. Oh, there was a cut. Yeah, reload lang, yeah, idol. Boxing holic. Oh, wala, idol. Wala, wala. May cut. Yun nga, idol. Eh, nakakalungkot, ano? And, yan, Oya Inoue. Eh, medyo kinakabahan para dun sa kanyang kapatid, idol. And looks like he's okay. We will need to take a look at the slow motion dahil sabi ni Takuma Inoue that was an elbow. Ref, continue. Palakpakan yung mga tao. Ganito katapang. But of course, baka magkaiba yung biglang magkaroon ng ibang momentum yung laban because of that cut. Liborio Solis, itatargetin yung cut na yon and Takuma Inoue
wanted to avenge at gumante idol, ano? Yeah. Ito yung ano. Oh, that was an elbow. Elbow, that was an elbow. Left elbow landed by Liborio Solis. Oh. That was a nasty cut. Elbow po, yung kaliwang elbow, yung tumama doon sa kilay ni Takuma Inoue. So far, medyo dikit yung round 5 na yun, idol eh. So far, dun sa laban na yun, idol, after the 5th round, I have it 3-2 in favor of Liborio Solis. In favor of Liborio Solis, I have Liborio Solis ahead by 1 point. After 4th round, I have it pretty even. Good body shot by Liborio Solis. Round number 6 na tayo. Palitan sila doon. And Takuma Inoue, it looks like he got hurt. And Liborio Solis right now is on the attack. Is trying to put in some work here. But Takuma Inoue is egging him on. And Liborio Solis throwing some punches here. And it looks like Takuma Inoue is letting Liborio Solis throw his combination. At naiilaga naman mga idol so far. Right hand landed by Liborio Solis. Still, Liborio Solis very active, and referee gave warning about his elbow. Under 2 minutes now in the 6th round. Good job by Liborio Solis. And a good combination answered by Inoue. And looks like Inoue right now is playing the minds of Liborio Solis. But Liborio Solis still very focused, very determined. And hindi niya pinapatulan yung mga style na pinapakita nitong si Takuma Inoue. At dito sa combination, pag nagpapalitan, it looks like mas maganda yung mga patama. Inoue wants, hinahamon lalo ni Inoue itong si Liborio Solis na pumasok ano sa kanya habang nandoon siya sa ropes. And this is not a good thing for Takuma Inoue. Kasi yung mga ganito, eh, baka matalo siya sa puntos, mga idol. And right now, dito sa 6th round, eh lamang po itong si Soli sa mga niyang pinapakita, mga idol. Still, hindi mo nag-i-invest sa bodega itong si Takuma Inoue. Still, Liborio Solis is the one active under 30 seconds now here in the 6th round. Good 1-2 landed by Takuma Inoue, but he needs more of that. Liborio Solis answered with a 1-2. Final 10 seconds now in the 6th round. So far, so good. For Liborio Solis, Liborio Solis putting in some work, he's scoring, and parang ilan lang yung patama doon ni Takuma Inoue, mga idol. I can't believe 41-year-old Liborio is winning against a 27-year-old Takuma Inoue. All hype si Takuma, malakas lang sa promotion, definitely. How many rounds is the fight? It's scheduled for 12 rounds since this is for the vacant WBA World Bantamweight Championship. Has a good chance to become a world champ, though he won't be a legend. Yeah. Low clarity, 12. Which round we in? Going to 7. So far, I have Liborio Solis ahead by 2 rounds. Sino pa kalaban ni Ahmad Aliyev? Bakit siya naging unified? Nakalaban niya si Daniel Roman. Kinuha niya yung kay Daniel Roman, idol. Who do you think have winning so far? If okay, ako ni... Okay lang, idol. I have Liborio Solis ahead by 2 rounds, idol. 7 starting, yeah.
Dapat si Solis, oh, times 13 pa naman ang oh, nga, idol. Round number 7. At Takuma Inoue needs to jab, needs to box in order for him to win. Because right now, he's getting outpointed, outscored by Liborio Solis. And right now, he's still on the corner again. And Solis is just waiting for his opportunity to put in some his combination. Let's see, second round na to. This is the second half of the fight. And looks like Takuma Inoue is still doing the same thing. No adjustment yet on his part. Good counter right hand by Takuma Inoue. And then another one too, landed by Takuma Inoue. He's hiding his right straight using that jab. I think what Takuma Inoue needs to do here, he needs to go in first, throw his combination. There you go. 1, 2, 3. And some punches landed by Takuma Inoue. And then a body shot landed by Liborio Solis. Medyo na payukudo na kaunti si Takuma Inoue. One minute and 30 seconds left. This is round number 7. That's true. Yeah, Solis is winning. Yeah, definitely. Panalo ba unanimous eh? Definitely. Agree ako dyan, idol. Big upset if Inoue loses. I agree, Andre Torres. Because if you take a look at the fight, Solis is the one active. He's the one putting in the pressure. He's the one making the fight happen. 1 minute left in the 7th round. Good body shot again coming from Liborio Solis. Good right hand landed by Liborio Solis. And then another right hand from Liborio Solis. He's outpointing Takuma Inoue on my scorecard. But I'm not sure what the commentators are seeing right now. Jab from Inoue. Salag lang, idol. 20 minutes, 20 seconds left. This is round number 7. So far, so good for Liborio Solis. One combination from Inoue. Wala naman. That wasn't clear. Okay. Matanda na yan. That's 40. Takuma is fighting like a Japanese. Andre, no, sir. This is not Inoue. This is Takuma Inoue. Yeah, Takuma Inoue. Okay. Now, this is... guys, for me, I have Liborio Solis ahead, but we never know because right now we can hear the commentators. They're all saying about, and even the slow motion, it's all about Takuma Inoue. Naka, astrolabio, yeah, definitely. Idol, I think Takuma is still fighting good. I think he turns up the heat, low clarity. Hey, bro, what's your credentials? Do you know how to judge a fight? Do you have an experience there? No, I don't. Low clarity. Is it me or is it the low clarity? You need to mention names, bro. Round number 8. Combination coming from... Well, I think... round number 8 na tayo dito, mga idol. So far, so good. It can go either way, mga idol. Depende po sa mga score ng mga judges. Pero so far, I have Liborio Solis ahead. At least... Jomar Bantilan, 03, Chara Zay Idol, Dwight Supremo nga, Idol. 41 na yun. Combination? A good left landed by Inoue. Score again. Dito, may score na dito si Takuma Inoue.
Good right landed by Solis. Ngayon, kung titingnan natin, no, simula nung magsimula yung laban, it looks like Liborio Solis hindi umaatras idol. Siya pa yung pumupukpok, siya pa yung umaatake and is bringing the fight to Takuma Inoue. At it looks like Takuma Inoue is content at contento na siya ang mga idol na kumakounter and kumakounter. Magkakaroon na ng mga wrestling dito. Sa The Zone, Spain ako nanonood, idol. Inoue pa, yan, yung pa niyan eh. So far, I have like, ano, idol? The best live boxer for me. Thank you. Thank you, Jeremy Rodriguez. That's what I told you. Mas malamang ang hometown advantage. There we go. Solis, again, landed some combination. Right straight from Solis. Missed. Dumaplis lang. Under a minute now. Right hand landed by Takuma Inoue. Good body shot landed by Solis there. I haven't seen, wala pa lang ako nakikitang slow motion dito mga idol. Who's Liborio Solis? Never heard the guy till now. It would be embarrassing if Takuma loses. Micaela Britannico, Liborio Solis is the one who fought Guillermo Rigondo way back at 2020. And Liborio Solis was a former unified was super flyweight champion. That was Liborio Solis, and this man has a good credential. Slow motion. Up jab coming from Takuma Inoue, and now we can see here all the slow motions are being played. That were played are all the punches by Takuma Inoue. So this Solis is very good. Yeah. Lutong yad. End of 8. Lamang Inoue, world boxing. Nakakaya matalo si Solis dyan, 42. Naroon kalaban niya kaya naman idol split decision lang pala yun. Naging unified. Yeah, idol, 7 fights. Winning if by points. Yeah, so far I have it like one round ahead. Sab muna. Kina Oya, o nga eh. Start 9, yeah. 41 na. 41 is Solis. Little home cooking with a slow motion. Yeah. You know what happened? A right hand landed by Liborio Solis. But right now, if I've watched the fight of Liborio Solis against Guillermo Rigondo at hindi siya ganito, hindi ganito yung galawan niya idol eh. Mas matindi pa eh. That was way back 2020, but 3 years ago na. Is it like, good right hand landed by Liborio Solis? Baka mamaya eh, nandoon na talaga yung edad, numero nitong si Liborio Solis. Alam na, no? Yan eh, ka-Japan yan eh. Yeah. Good job, by Inoue. And I think kailangan talaga rito, Liborio Solis needs to at least drop a bagsakin itong si Takuma Inoue in order for him to win. So I can say, idol, ano talaga yung labanan dito. Sobrang dikit, sobrang dikit. It can go either way. So, maaari talaga na ibigay din ng mga judges yon kay Takuma Inoue. Pero so far, I have good combination coming from Jason. Sir, kailan ba laban ni July 25, idol? July 25. You know, si Liborio Solis na ngayon nakatama ng kanan. Good job, bye Takuma Inoue. Ayun na nga, yung napapansin ko dito, medyo mabagal na rin, ano?
pag natapos ng round, kahit lamang si Solis, Matic Inoue mananalo. Yeah. Dami kalaban ni Solis. That's true, that's true. Yung... that's true, that's true. That's true. Sino mang... sa akin, idol eh. So far, I have Liborio Solis ahead eh. Pero it can go... pwedeng mag-drop pa yung after 8 rounds. Dito, titingnan natin dito kung ano yung maaaring ibigay, ano? Gigil din si Solis eh. Hindi na ganun na bumitaw ng suntok itong si Liborio Solis, idol. Iba na yung nakapanood kong laban niya kay Rigondo, ano? Sa main card, idol. Teraji ako dito, idol. Definitely. Kahit manak daw si Takuma dyan, basta umaban na decision, panalo. Talaga si Takuma Inoue. Pwede, idol. So far... after the ninth round, si Naoya Inoue nag-aalala. Oh. Parang gusto ng ano, sub. Sub na lang, okay lang. Kasi definitely sa kay Naoya Inoue, habang pinanonood niya yung laban, alam na niya kung ano yung gagawin niya. Eh. Ganito lang yung gagawin dyan, tol. Oh. Tol, ganito lang. Oh. Yan ang hirap pag kay Daya, di maiwasan ng lutuan. KO, not yet. Definitely Kane Libot. Hindi pa. Sa makakita ng live idol, nanonood ako sa The Zone, Spain. Swerte nga mga pusa kay Solis, mananalo 100 piso, magiging 110. O nga eh. Lods, ang putlan na ni Inoue. O nga eh, kinakabahan eh. Takuma Inoue, win. Katamay pa niya si Inoue. Matatalo. Round 10 na tayo. Sana, ilang segundo na lang yan. Kaya nga eh. No power kaya, no power talaga. Ano na points, boss? So far, I have it even, idol, after na 9 round. So... it can go either way. Eh. Walang pinoy ngayon, sir. Bukas pa lang. Sana, oy, pag nanalo si Solis, no problem, idol. Maraming salamat. Walang power yung utol ni Inoue. Wala talaga, idol. Laki naman ang bigay sa 6.88. Sarap. Boop, idol. And right now, ito. Aktibo pa rin si Liborio Solis, ano? Pero hindi na siya ganun ka-pines yung mga binibitawan niya. So, guys, after this one, ito na, main event na tayo. Kenshiro Teraji versus Anthony Olascuaga, idol. Ay, paggamit ng steroid ni Takuma. Mahirap man bintang, idol. Mahirap. Ayan, Takuma will win. Yeah, definitely. Idol. And the only way, I think, for Liborio Solis to win is to at least knock out itong si Takuma Inoue, mga idol. Teraji ako dyan. So, nanonood ka. Nang alin, idol? Ryan Maglaki. Di matutuwaan si Naoya no, pag matalo-utol niya. Definitely, idol. Panayakap eh. Yes, definitely, idol. Malalakas pa silang. Gaganda pa ng mga hangin, mga idol. Nasa 10th round na tayo. 1 minute and 15 seconds left. So far, still, Liborio Solis is the one putting in the pressure. Kaya lang, parang ano, idol, ano? Gigil, gigil itong Liborio Solis. Is not setting up his punches well. At samantalang itong si Takuma Inoue is contento na siyang kumakounter-counter. Good right. At tuwing nagkakalapitan, eh, yakapan na. Bait sa Takuma, ayaw ng steroid. Hindi, idol eh, mahirap tayo mambintang hanggat walang ano eh, walang katibayan eh. Walang ano. Si Amir Khan nga, di ba recently na-suspend because sa kanyang huling laban eh, nag-positive siya dun. Lang siya sa mga Keshapur, huwag na umasa. Yeah, idol. The new WBC Light Flyweight World Anthony, you know. End of 10, lamang pa rin si Inoue. Definitely, idol. Parang na-delayed na sa akin ng konti, ano? Pag-refresh ko ata to. Anyway, iiyak na naman ang utol ni Inoue kung matalo dito.
Magaling ang kalaban ni Kenshiro. Nakita ko amateur boxing record niyan. Oh, idol. Lamang si Inoue. So far talagang sobrang dikit. Ano, it can go either way. Pero talagang masasabi ko lang dito, eh, delegates. Alam mo na, pag sinabing delegates. Boss, tapos na ba laban? Ito pa, Brian, Sir Ryan Maglaki, hindi pa. Papunta pa lang tayo sa round 11. Dumaplis lang yung sa noo yung ano eh. Yung suntok ni Takuma Inoue. Sayang eh. Seems like Solis is really trying to avoid exchanging. I'd like to see Takuma time an uppercut as Solis lunges. And, yeah. But of course, Takuma Inoue needs to invest some punches to the body of Liborio Solis so that we can see Solis slowing down. But it looks like right now, timer right away. Nalaglag yung mouthpiece. Ito, round number 11 is yun, ESPN Plus ako nanonood, idol. Yeah, idol, ESPN Plus meron sila. Ah, Shigekoka. Yeah, idol, sa May pa yun. May pa yung laban ni Kwarto. Gorang na yan si Solis, laki ng tama pag nanalo. By the way, sir, who won between Kiko? Rhea Abe won via unanimous decision. Matindi-tinding labanan yun. Championship round. Replay pa lang, talo na si Solis. What round are we in now? And what are the unofficial scorecards hasn't been shown. But this is going to be a close fight. And we are on the 11th round. Sino mga kakalaban ni Shuichiro Yoshi na idol, the Japanese and undefeated prospects sa lightweight division. Paramihan ng paral sa yakap. Inoue have won. My English is bad. No, not yet. Not yet. We're still waiting for the fight to end. We still have under 2 minutes now in the 11th round. Scheduled for 12. May tulog ba mabinay? Takuma Inoue. Shovel hook by Takuma. Yeah. Sino lamang lods? Di ko na masabi, idol, ano? Pero right now, para nasaktan doon ng konti. Si Inoue sa Japan kasi ginanapay ano channel sa Royal Cable at 3% na lang bayad kita kung may Inoue my belt yeah idol WBA world super WBA world bantamweight title Liborio Solis. Patay tayo dyan. Good move by Inoue. WBA belt, yeah. Solis Champa versus Tapales, going to be a great fight. Mananalo kaya si ayun na, it's going to be a big question, idol. Let's see. Good job by Inoue. Under a minute now in the 11th round. Inoue wins, not yet. Inoue getting the unanimous decision. It's going to be a big question. We need to wait for the announcement to finish. But it looks like it's going that way. Pag nakalaban to niyang kas. Nako, idol, definitely. Kuya, malayo talaga si Inoue. Layo talaga, idol. That's true. Cards are probably close. I agree. Yes, barang lamang si Inoue. Okay, final 10 seconds. Liborio Solis is it looks like right now it's Takuma Inoue's round. Renel June, di pa naka-activate yun. Oh, nga, idol, that's true. Looks like I won the lotto. Don't let me down, Liborio. Yeah. Kinakabahan na ngayon si Inoue. Inoue, I agree. We can see the face. And there's the slow motion. Of course, all Takuma Inoue from the very beginning. And I haven't seen... And I haven't seen any slow motion coming from Liborio Solis. Bonus rounds of bantamweight division. Yeah, idol. Definitely. Okay, so 12th and final round between Takuma Inoue and
Liborio Solis, and this is for the vacant WBA World Bantamweight title. Go Takuma, let's see heroic 12 round. Thanks, low clarity. Okay, 12th round. It looks like the first round again. Accidental headbutt. Tigas na mukha nung ano. Liborio Solis, kahit nagkaumpuga na. Siya na inaumpug doon eh. Solid odds, 102 Takuma. Sorry love, yung pinakamalakas siya. Definitely adobo. Malala. Idol, panalo si Takuma. Imposible yung maglaban. Definitely, idol, mayroon. Di malabo ba? Yes nga, idol. So, yun ang ating antayin, idol. Hopefully, sana magkaroon na, ano, ng Filipino undisputed champion. Naunahan pa tayo ng Japan. Oh, under 2 minutes now. This is the 12th and final round for the vacant WBA World Bantamweight title between Takuma Inoue and Liborio Solis. 1 minute and 35 seconds left. Good job by Solis. Takuma Inoue missed at nagyakapan. 1-2 from Inoue, missed and then countered by Liborio Solis. Nako, mga idol. Laki ng odds kay Solis. O nga eh, walang killer instincts. Oh yeah, that's true. That's true. Astrolabio ata malaking chance. Yeah, definitely, idol. Astrolabio ang ating asahan dito. Palitan sila rito under a minute now in the 12th and final round. Good right hand by Takuma Inoue. Mas malakas pa yung sigaw kaysa sa suntok. 1-2-3 landed by Takuma Inoue, and that was scoring. Nagalit doon si Solis pero niyakap at kinapitan na ni Takuma Inoue. Under 30 seconds now in the 12th and final round. It looks like Takuma Inoue is on the verge of winning this fight. This is the final round. Yeah, end of the fight decision and a new. Let's see definitely. Adol, magki-quick. Bahay lang ako, wait lang. Yon, ako, mabilisan lang. Ang hirap eh. Tapos na po, let's see, I think he won it. Nako, Haton, gurangan na talaga, I think he won it. Let's see. Draw, puro yakap, yeah. It could be draw, honestly. Yeah, it can be draw, definitely. But of course, we never know. Saan ka nanonood, idol? ESPN Plus, meron, idol. Takuma yan, Japan eh. Talpak ng multi-leg, Tapales, Astrolabio, Ryan Garcia. Raven DLS, maraming salamat, idol. Hindi, idol, nag-quick bio lang. Kasi, tinan mo yung inuubos kong tubig, oh. Eto, idol, nagme-measure na ako ng tubig, eh. Make sure na more than 3 liters of water ang iniinom ko kasi nagpa-fasting din ako, idol. But sa madominin ni Noe and Jen Song. Good evening, idol, Noy Apiot. Pwede, kumusta? From Jen San, knockout. Luto na. Solis for unanimous decision. Pag-draws, 26 cooking show. Wag sana. O nga, idol, let's see.
It looks like nandoon na rin sina Oya Inoue at parang nanggigigil, idol, ano? Yung mukha ni... Nandoon pa parang nanggigigil si sina Oya Inoue. Here comes Jimmy. Unanimous decision. Predictions na Topales. Nako, idol. 116-112. 117-111. 118-110. Panalo si Takuma Inoue. Unanimous decision. Takuma Inoue, idol, ang nanalo rito. The right man won, sabi. Takuma, it's finished, yeah. Takuma Inoue wins via unanimous decision. It's via unanimous decision. 116-112, 118-110, and then the other one was 117-111, I think. Yeah, isang malaking... si Van at Uson Lutoan, talo pa si Chef Boylo. medyo malayo scorecards. Yeah, medyo malayo. Pero so far, somehow, I gave it like 1 to 2 rounds. Panalo si Takuma Inoue. Wala yung chance. Yeah. Kasi idol ko titingnan natin. I will take a look at yung mga judges para sabihin cooking show. Tambak pero ayos yan, nakasalala yung Teraji, multiple ko. Nanalo sa cooking show. Nakainantay ko lang idol yung mga name ng mga judges ano para malaman natin dito. Definitely idol kaso nasa super bantamweight na si Estata eh. Cooking show. And the winner is Takuma. Around 12 rounds, idol. Unanimous decision for Takuma Inoue. Kanino ka? Teraji ako, idol. Teraji. Well, sa wakas, naging legit world champion din si Takuma. Si James Harden ba? Judge? Ewan ka ba? James Harden talaga in this corner. O nga, idol. Cooking show nga. Jerry ng cast. Definitely Jerry ng cast. Yan ang ating antay. Yan. Talagang sinisipat. Di ako tataya. Maluluto rin. O nga, idol. Ito, inaantay ko lang yung scorecards dito sa... Yun, ito. Ito, idol, yung mga judges eh. Ito, idol, yung mga judges. Ano? Let's name the judges. Robert Hoyle? Ang judge? Jean Robert Lane? And Steve Weisfeld, dito ako medyo, ako dito eh. Believe ako dito, Steve Weisfeld has it, 116-112. Somehow, that's the closest one. Kasi sa 117-111, 118-110, by Jean Robert Lane. Maganda, pagkakaluto sa pressure cooker, made in Japan. Redick's cooking show, layo. Luto yan, napakalayo ng score. Ang mga Pinoy na, wag na kayo nakako. Luto na. Si Elon Musk, lalaban bukas na ko panali yan. Guys, eto na. Final championship bout na between Kenshiro Teraji. Si Solis, madaming suntok. Who won? Takuma Inoue won the vacant WBA World Bantamweight title by defeating Liborio Solis via unanimous decision with a score of 117-111, 118-110, and 116-112. Nasa ranking si Jerwin Angkahas. Definitely, idol. What's next for Takuma? Hopefully, Jerwin Angkahas was fighting next. Well, if we take a look at the WBO rankings. Okay, where's my WBO? Wait a minute. Okay. So, the WBO ranking, it says here that Takuma Inoue, WBA, Takuma Inoue and Liborio Solis is are the 1 and 2
ranked WBA title contender. Now, it's vacant. Parang yun ata yung pinaglabanan nila. I'm not sure, pero nakalagay lang kasi world, hindi super. Melvin Lopez will be fighting Emmanuel Rodriguez. Yoshihida, Victor Santillan, Kyle Yafai, Jerwin Angkas, currently ranked number 8 ng idol. Oh. So definitely babagsak si Liborio Solis, aangat yung Jerwin Angkas, and si Sean Gibbons na po yung bahala dyan, idol. Teraji ako dyan. Bayad na naman si Solis, boss. Walang reaction. Siguro. Idol, but sobrang bitter? Bawal yan, idol. Bawal gamitin yung salitang yan, lalong-lalo na sa Facebook. Mabilis mag-ban pag ginagamit yung salitang yan. Kaya ayoko banggitin. bukas, boss, kaya ba nito paalis? Yun ang ating aantayin, idol. Nonito will avenge his defeat by picking the younger brother. Definitely. Legit champ, kaso liability pa rin niya. That's true, that's true. Bukas, idol, tapalis pa rin ako. Nananampalataya ako. Di abot ng 10 round kay Teraji, kay Olascar. Yeah. Shoutout kay Lems Lloyd TV, idol. Maraming salamat. At para sa kasing lugo na... Oo nga eh. Wala na, idol. Parang iba na yung galawan ni Liborio Solis. 41 na. Kaysa dun sa nakita kong laban niya kay Guillermo Rigondo 3 years ago. Astrolabio talaga. Ang asahan natin na undisputed. Idol, pasensya. Takuma's hair will change color like his brother once his power level gets high enough. I agree. Shout out to Lems Lloyd TV mula sa Cebu. Superstar pound for pound top fighter. Magandang gabi, idol. Victor Cananea. Sir, magandang gabi. Raven DLS. Mananali yan si Tapales. Yes, idol. I think Nonito would hurt Takuma. Definitely. Jerwin Angkas. Vincent Astrolabio. Even Ryan Gabalio. Astrolabio lang uubos dyan, definitely. Kaya lang ng sushi yung nga, idol. Who won? Brian Smith. Takuma Inoue won via unanimous decision. 117-111, 116-114, and then 118-110. May hapon na ba? Oh, nga, idol. Up ako dito. Ay, sir, Alvin Serrano, maraming salamat, sir. Gugulong yung hapon. Oh, nga, idol. Ano si baka talunin ni Takuma si Cuadro Alas kung si Jason ang coach ni Q. laki ng bet odds kay Marlon. Manalo sana. Yun nga, idol. Marami po ang talagang nag-aabang. Ano? Pero ito, in the meantime, mga idol, we're just waiting right now for the main event of the evening. And the fight that will happen anytime soon will be between the WBC and WBA Super World Light Flyweight Champion Kenshiro Teraji versus his new challenger na si Anthony Olascuaga. Ang dapat po sana makakalaban dito ni Kenshiro Teraji ay sitong si Jonathan La Bomba Gonzalez para sa 3-belt unification bout. However, nagkaroon po ng karamdaman si Jonathan La Bomba Gonzalez forcing him to withdraw. And with 1 month notice, o baka less than 1 month notice, nandirito na po si Anthony Olascuaga grabbing his opportunity of a lifetime by fighting dito, fighting Kenshiro Teraji para sa championship. So magandang laban yan. Ray Marta Gabalia. Yes, idol. Actually, di lang. Oo, kay Martin. Oo nga, idol eh. Well, kaya nga ang sabi ko mga idol, regardless talaga, dito nila kailangan nilang ipakita yung pagiging diehard fans nila kay Casimero. Pumunta sila sa May 13 sa Okada, suporta nila si Casimero. Dahil ako talaga nandurun din ako, susuportahan ko ang ating kababayan knowing that we badly needed a fight like this na kailangan talagang lumaki at mabuhay muli ang boxing dito sa Pilipinas dahil wawawala na po. Karamihan sa mga fighters natin sa abroad na lumalaban dahil nandoon yung malaking pera, dahil nandoon ang malalaking laban, dito wala. Pasulong Ulo Basoli sa pagsumuntok. O nga, idol, matandaan na. Alangan, di na naman ako maka-follow sa bukas, kabayan, hanggang bukas. O nga, nako, okay lang, sir, okay lang. That's okay. Kilay pa lang ni Takuma para nalo na. Okay lang. Grabe siya. Oh, they defy it. Jeff Alvarez, daming... I believe the main event of Fighters Part when Kenshiro was in America. Yeah, definitely. Idol, ipunin the... Malabo, idol. Eto na.
Mukhang kailangan ko na ng kape, mga idol. Maraming salamat. And right now, we have 64 likes. Mga idol, gawin natin 100. Pa-share naman po. Pa-like naman po. Naging Olympic gold medal ba yung Anthony? Kasi siyang pedigree agad, lilimang laban pa lang. Well, right now, upon checking his details, idol, ano? According to BoxRec.com, he only has 10 fights sa amateur. Yun ang aking nakita kanina, pero babalikan ko para sigurado. Or Takuma Inoue nandirito sa BoxRec ko eh. Liborio Solis at eto si Keita Obara. Eto, iniisa-isa ko lang uli, idol ah. Yung mga Kiko Martinez. Eto, ang according dito sa record ni Anthony Olascuaga, pinuntahan ko yung amateur niya na 10 laban lang siya idol sa amateur. According to BoxRec.com, but we never know mga idol ano, kung ano talaga yung numbers niya. But hopefully, let's see. Maganda yung kanyang credentials in order for us to, you know, in order for him to match up against a Kenshiro Teraji, mga idol. But anyway, masusubukan si William Indoro. Yes, idol, definitely smash that like button. Thank you very much, Low Clarity. At na-like na kabay. Maraming salamat to Michael Palencia. Magagaling din niya. Magaling din yan. Di pwede maliitin. I agree, idol. Ito'y mahirap sa mga ganitong laban, ano? Yung biglang magkakaroon ng replacement. Tapos biglang magulat si Kenshiro Teraji na hindi niya pala kakayanin to. Well, sabi nga nila, nagka-sparring na daw sila sa America. And marami po nagsasabi na Anthony Olascuaga got the better of Kenshiro Teraji. Well, same information that was given to us by Coach Doc J. Mark Veselias, na nag-sparring sila sa Japan, eh maganda rin po yung pinakita ni Mark Veselias against Kenshiro Teraji. But tingnan natin kung ano yung mangyayari dito, idol. Yun ang magandang laban at talagang kaabang-abang. Di pwede maliitin talaga, mga idol. That's true. Nga, mabibigyan ng magandang laban. Definitely, idol, ano? We will be waiting for the opportunity ng ating mga kababayan din sa bantamweight division. At hitik na hitik, pumuputok ang bantamweight division ng mga Filipino fighters natin, knowing that Nonito Donaire is there, Raymart Gabalios is there, Raymart Gabalio, at nandiyan din po si Jerwin Angkas, Vincent Astrolabio, ano pa nga ba? Ayan yung hahanapin dito talaga, idol. Nandiyan sila. Papatimpla lang ako ng kape, mga idol. Alas 7 na. Kailangan na ng kape. Kenshiro trained for a totally different fight. That one is getting... Yeah, idol. Then I agree. And we saw it many times in boxing history where, in fact, the late replacement are the one emerging victorious and knocking out opponents, knocking out the champions. Ano ba tama laban ni Takuma Inoue? Jerome Merano, tapos na, idol. Panalo po si Takuma Inoue via unanimous decision, katatapos lamang. Yan ang kagandahan pag may tira promoter mo. I agree, idol. Isang korup lang, big fight ka na. Definitely, idol, yung influensya. That's the right term. Shoutout kay Brian J. Pantoja mula sa Nagoya, Japan. Idol, maraming salamat. Knockout body shot sa sparring daw ito si Anthony kay Junto Nakatani. Nako, idol. That's why I'm tuning. It should be an interesting main event. And definitely. Let's see what's going to happen. Yun, I'm asking my kids para makapag-ano ako ng kape. Ito na. Alright, mukhang mabilisan na to, idol. Ayaw na nilang patagalin at ito magsisimula na. Kawawa naman ang mahina pala botega nito. Tingnan natin, mga idol.
It says here na number 4 daw itong si ano, si Anthony Olascuaga. Sabi ni Jimmy Lennon Jr. And right now, Anthony Olascuaga is in there. Pink collar. Na kumikintab-kintab, mga idol. And he's pretty happy. A big stage for him right now. Ganda na jab sa right side, no, mga idol. UFC nilang bukas, idol. Ang nga, idol, nako, kaso alanganin ako eh. Kasi yung tema, yung niche ko is boxing. Napakahirap talaga. Ring entrance, wearing pink Power Ranger without mask. Kaya nga, idol. Idol, sa judging, ano mas matibang? Punch output or efficiency? Well, ngayon, idol, nakakalito, no? Kasi parang ang tinitingnan recently, mga nangyayari, it's all about efficiency. Not punch output. Kahit masabi mo na mas maraming pinatatama and then all of a sudden, ano? Yung mga efficiency, yung nakikita nila. Sino na nanalo? Anthony looks excited and ready. Yeah. I don't see panalo si Inoue, Rakiza Joseph. Sa bantamweight kay Donari pa din baka maging undisputed pa siya. Yeah, definitely. Ito na yung final run ni champ Nonito Donari sa bantamweight division knowing that it's vacated by all the belts. Binitawan po nitong si Naoya Inoue. Amazing boy. Kenshiro Teraji. All right. Ang ganda ng tugtog, parang mga pang ano, pang pang anime, ano? Iba yung composition talaga. Mag-start na, idol. Mag-start na, brother Alvin Serrano. And right now, ito na. Kenshiro Teraji is on the stage right now with flames sa background. Ang ganda ng setup talaga. Pupunta kami sa Okada May 13 pag may saan ka ba dyan. Alam na, kuyog, abutin niya. wag ganyan, idol. Wag ganyan. Ring entrance of Teraji wearing white coat. O nga, idol. Sino po may next sa nalaban sa bantamweight, Rakiza? Of course, Astrolabio, Nonito Donaire, and Emmanuel Rodriguez versus dito kay Mel Lopez, Melvin Lopez. Ano oras? Kita-kits tayo dyan, Brother Jeff Alvarez. Magkikita-kita kits tayo dyan. Pupunta tayo dyan. So, supportahan natin. Of course, Cuatro Alas, kailangan natin buhayin ang boxing dito sa Pilipinas. Hindi natin pwedeng pabayaan, kaya supportahan natin si General kasi meron dyan sa Okada, Manila. Kailangan talaga natin. Kapit tayo, mga idol. Kailangan talaga nandoon tayo lahat, mga idol. Salamat, boss. Welcome, sir. Donaire versus Takuma. If Anthony wins, he gets those belts and that's that amazing code. Definitely, no? Anybody got a link and find this fight nowhere? ESPN. ESPN Plus. Amazing boy, Kenshiro Teraji. Boss, may balita ka ba kay Jonas? Parang wala pang paramdam. Parang meron na, idol. Ano? Papunta rin siya sa US. Papunta rin siya sa US. Nandoon na nga pala sa US, sorry. National anthem again. Gabalio versus Takuma. O nga, definitely. Ang aba na rich ni Anthony Lodz. Ito, idol, national anthem ng United States of America. And of course, after nito yung Japanese national anthem. Kape tayo, kape. Glenn Ryan Gablines Corsiega. Idol, nasa US na po si Jerwin Angkahas together with Coach Joven Jimenez. And we're just waiting for the announcement kung sino ba ang kanilang susunod na makakalaban. And of course,
Definitely mangyayari yan anytime soon. At tingnan natin how Jerwin Angkaha's name will play out sa bantamweight division, knowing that alam natin na kayang-kaya rin ni champ Jerwin Angkaha's na pumukpok sa bantamweight division. And right now, tatlong oras na po tayo nag-stream, mga idol. Maraming salamat sa inyo. And we have, ayon po sa botohan, more than 200 votes. Sabi rito, pagdating sa decision, tabla, parehas na 12% ang nagsasabi na decision ang panalo ni Teraji at Olascuaga. Pero pagdating sa knockout, marami nagsasabi na mananalo si Kenshiro Teraji by knockout. 52% po compared to 25% ni Anthony Olascuaga. But we never know, mga idol, dahil grabe din po yung odds ng laban po ni Melvin Jerusalem against dito kay Tamaguchi. Or the Zone 2 Spain. Yeah, that's true. Is Anthony totally outmatched? When it comes to number of rounds, definitely yes. But with experience, somehow, Kenshiro Teraji has the advantage. But let's see. Who knows? But his style, yeah, that's true. His style matchup is good. Definitely. Mas balak pa si Angkaha kay Tapales at Magzayo. Yeah. Piga. Kaya nga okay na siya rito sa bantamweight. I think kaya niya pa, idol. Mag-super bantamweight, idol. Ah. Si Jerwin Pretty Boy Angkaha. Nagkita kami nun sa One together with Coach Jovan Jimenez, and nagpa-picture kami. I was there with JMC Asat. Ayun talaga, medyo mas matangkad sa akin si Jerwin Angkaha, no? Kenshiro's a way greater experience is why he's such a heavy favorite. Yeah? Tara. Guys, malapit na po mag-start. Okay, so ito ring introduction na guys, anytime soon, we're just minutes away for the fight between Kenshiro Teraji and Anthony Olascuaga, and this is for the WBC and WBA Super World Light Flyweight titles na currently being held by, of course, Kenshiro Teraji himself. Wag magalit, idol, wag. Nag-start na ba sila, Anthony Boss? Ito, mag-start na ba lang, idol? Kumusta na Romero, si Romero Duno? Wala pa, idol. Wala pa tayong update. And I like your speaking voice, or keep doing it. More followers. Thank you, Jake on the loose. Thank you. I will check the judges. Three judges. So, okay. Two judges are from Japan, and the only foreign judge is from the David Sutherland. So... Shut up, Nagante. Nice. Yoshino versus Stevenson Idol. That will be tomorrow. Stevenson definitely will be victorious. But Yoshino has that one punch knockout power, Idol. So delikado pa rin. Live from Tokyo, Japan. Sa Prime Video Japan. Yeah, Idol. Definitely pwede rin. Basta ng reactions, pinaka... Ay, magulo na lang, idol. Nanggugulo na lang si Tyson Fury. Sir, Lodi, ask ko po kung may pag-asa ba makatikaw. Definitely, idol. Brother Jason, meron. Alam natin yung Marlon Tapales, lalo ta recently, alam natin, ano? Kakayanin niya yan. Nakapag-prepare din silang dalawa ni Coach Elmer Fontanilla.
13th world title appearance na pala ni Kenshiro Teraji. Eto na. Kenshiro Teraji. What time po ang laban bukas eh? Mag-start ako ng alas 8 mga idol kasi doon na mag-start yung mag-air ng laban sa The Zone. At of course, baka siguro mga 10 or 11 kasi co-main event sila idol eh. Ryan Maglaki, patalo po si Solis via unanimous decision. Ano, panalo si Takuma Inoue. Unang pinakilala yung champion idol. Ito na, pinapakilala na po si Anthony Olascuaga. Grabe kondisyon ni MJ Boss. Mukhang yeah, delikado si Ta. Maganda rin yung kondisyon talaga. Hindi matatawanan yung ano, yung focus, at disiplina, at determinasyon nitong Akhmad Aliyev. Iba rin talaga, iba rin talaga. Pero of course, kahit anong mangyari, dun na naman tayo, dun tayo. Yeah, idol, dapat kita-kits talaga tayo doon. Solid yan. Start of round one. Magandang gabi, magandang laban yan. Definitely, ako nandiyan ako sa May 13. So, supportahan ko si Cuadro Alas dahil kailangan na natin talaga magsalo-salo at para buhayin ang boxing dito sa Pilipinas. At kailangan talaga. Katawan, iba talaga yung katawan. Okay, ito na, round number one. Underway, so far, double jab, two jabs coming from Teraji. Teraji is very active now in the first round, throwing his jab, while Olascuaga is still waiting for his opportunity. It looks like he's measuring, using his left hand to measure. But Teraji is malikot, idol. Malikot, magalaw, paikot-ikot. At itong si Olascuaga is waiting. It looks like he wanted to time Teraji coming in. Good body shot by Olascuaga. But mabilis din yung Olascuaga mga idol. Kita mo sumisingit at nakakapagpatama siya. I'd like to check this first round. Gusto kong makita si Olascuaga but mabilis din yung Teraji. Good straight coming from Teraji and then biglang nag-load. Alam ko idol, meron na. Meron na ata. I'm not sure na, no? Kasi ako gusto ko rin talaga. Ang sabi kanina sa akin dito, VIP is around 8,500. Meron kang libreng ano? Meron kang libreng foods. Oo, sa VIP. Kaya lang syempre, automatic mabilis yung maubos idol. Yeah, that's correct. Kenshiro's jab is very fast and his movement of course is very Pacquiao and the variety were once replacements fighter and became champion. Baka ganyan din. Definitely. Tingnan natin. Thanks for the English commentary, Tommy GMA. Thanks. Okay. I just need to refresh my stream here. Mm-hmm. A good left hook landed to the body by Teraji. Olascuaga looks like he's overwhelmed. Bigid sa left hook. Oh, ngayon. Oh, referee almost gets in the way there. Under a minute now. Nice jab. Oh, good combination landed by Olascuaga. But it looks like Olascuaga is one of those fighters typical with the it looks like matindi rin yung determinasyon. Anong gusto nang sumabay nung Olascuaga dahil alam niya parang alam niya mas mabigat yung kanyang kamay dito mga idol. But is being outscored by Teraji. Overwhelmed. Good 1-2 landed by Teraji. Wow.
One, two, three, four, five punch combination coming from Teraji. And then a body shot there. That was a good round for Kenshiro Teraji. Round one ends, Teraji, by a slight edge, yeah. Those are the right, okay, so slow motion landed there by a three-punch combination. On slow motion landed by Olascuaga first time. And then there's a 1-2. That was a quick one coming from Anthony. Had some moments that he could build confidence. Yeah, even though he lost start of the two. Yeah, correct. Thank you very much, guys, for tuning in. Sportsman here, live commentary. Kenshiro Teraji versus Anthony Olascuaga for the WBC and WBA Super World Light Flyweight Championship. And we are on the way. Second round now. Scheduled for 12. Still very fast jab coming from Teraji. Mabilis talaga yung kanyang masipag yung kaliwang kamay. Jab ng jab, ah, mga idol. At Olascuaga, timing. He really wanted to time Kenshiro Teraji coming in. Then good jab again coming from Teraji. Because if you take a look at the record of Kenshiro Teraji, ladies and gentlemen, he has 20 wins with 12 knockouts, and he got knocked out as well when he fought Misamichi Yabuki. And that was September of 2021, but he got his revenge after that by fighting again Misamichi Yabuki, and he KO'd Yabuki in the third round. If you take a look at the fight, how Olascuaga wanted to this fight and his style, of course, you can see like typical Mexican fighters still in there, standing in front of Teraji, waiting for his opportunity to land his heavy combinations, willing to eat shots to score. Yeah. Idol, shout out sa mga kaibigan natin yan, Batch 98 alumni. Diyan sa Cape Bulinao High School. Maraming salamat at meron silang alumni homecoming coming this April 15. Shout out sa inyo. Thank you very much. Anong round na? Round 2? Right hook? Yeah. Uy, nako. Delikado. Ang lalakas ng mga binibitaw. And looks like right now, Olascuaga is fighting his range. At delikado rito si Teraji. Kung tumama yung mga suntok na yun ni Olascuaga dahil ang lalakas. Good jab from Olascuaga. Good combination coming from Teraji. So ito po yung sistemang nangyayari dito, mga idol. Olascuaga willing to eat some punches, willing siyang tamaan ng mga suntok, makipagpalitan at makatama siya ng malakas na suntok. But right now, Teraji is on the attack at mukhang nasaktan doon si Olascuaga. Dito, umaatras na dito si Olascuaga. It looks like nasaktan siya doon. Another good round here for Teraji. At para nasaktan dito si Olascuaga, mga idol, umaatras siya rito, umiikot-ikot. I think there's something wrong with him. It looks like he's having some problem with the eye. Sabi ng ganun, pumipikit-pikit, kumikindat-kindat siya kanina nung tamaan at nadula siya doon sa neutral corner. Big right hand by Teraji. Sorry, the blue corner pala yun. Another great round for Kenshiro Teraji. Yeah? Di tatagal to, malakas si Teraji. O nga, idol. Round number 2 pa lang tayo, mga idol. Uy, ayun pala yung overhand na yun, ano? Hindi lang tumama, sumakto sa panga. Namumula ng mukha ni Olascuaga. O nga, nakatama siya. Kaso mas malakas si Teraji, maganda stance. Yeah, idol, at makamay, marami siyang pinapatama. At delikado yun sa galawan nitong si, ano? Star, round number 3.
parang delayed sa akin ng konti, mga idol. Delayed sa akin ng konti. Round 3. Teraji, very active, very accurate sa kanyang mga patama dito, mga idol. It looks like Teraji right now got hurt at napapa-atras doon si Teraji. Olascuaga, mukhang nasaktan niya doon si Teraji kanina, pero ito ngayon umaatake pa rin. Pero naka-recover na, ang ganda ng mga kondisyon, ang ganda ng mga hangin. Right now, Teraji is the one putting in the pressure. Olascuaga is on the ropes. Teraji landed though, with the body shot there. ESPN Plus, Kenshiro wants to be aggressor, but that's dangerous, yeah. ESPN Plus, Idol, and the Zone, Spain. It looks like Olascuaga right now, medyo na uubos na rin siya rito, Idol. The way I'm seeing it, hindi na ganito yung kanyang pinakita sa first round. And Teraji is slowly picking him apart. This is a third round. I'm not sure that this fight will last up to the 12th round. The way Kenshiro Teraji is fighting here, very technical, very tactical, and is very cautious as well as he land another combination there. 1 minute and 35 seconds left. Medyo overwhelmed. Not maraming sinasalusuntok dito si Olascuaga. Olascuaga ba? Olascuaga? Bakit ganun yung kanya ang pangalan? Pero nakita. Mas mabilis pa rin, ano? Malupit pa rin yung galawan ng Teraji. And you can see him hit and don't get hit attitude dito sa labanan na ito, mga idol. Ganito kanindi. So far, it's all Kenshiro Teraji. It's all Kenshiro Teraji. Good right by Olascuaga. But still, Teraji's in there waiting for opportunity and then throwing more punches, landing more punches, body, head, and it's all Kenshiro Teraji. And this is getting to be a masterclass for Kenshiro Teraji. Oh, Olascuaga got dropped with a straight. That was a good shot. At napatukod yung kamay ni Olascuaga, and that was a knockdown scored by Kenshiro Teraji. Shooting straight shots through his guard and landing, yeah? That's right. Boss, ako nakakavail niyan para mapanood ng live. ESPN Plus eh, I'm not sure, Idol, kung saan meron, ano? Baka sa mga cable meron. Nakakatama na, oh yeah, Ado, si Olascuaga, kaso mas masakit yung Teraji. And, you can see the movement of Kenshiro Teraji, ano? Whenever he landed some combination, and then he quickly goes out of danger. And then, after that, immediately babalik siya doon yun yung right hand. Napatid pa rin, ano? Napatid din at the same time. Pero kasi nagkapatiran yun eh. Kitang-kita, no, Idol? Magandang gabi, Brother Ronald Robinson's D. Arroyo. Kakatama, yeah, that's true. A round number 4. So far, it's all Kenshiro Teraji dito sa labanan na to, mga Idol. And there you go. Body shot, body combination coming from Teraji. And right now, it looks like nababawasan na, no? Nakikita natin sa mukha ni Anthony Olascuaga that there's nothing that he can do right now, but of course, try to engage and exchange with Kenshiro Teraji. Dahil napakabilis, nagugulat siya. Under 2 minutes now in the fourth round, another right straight landed, and then another one,
It looks Olascuaga is on the back foot right now. He's on the red corner, on the corner, on the ropes, covering everything. But he quickly throw a quick 1-2 that landed flush. Ang lalakas ng mga binibitaw mga suntok dito kay mga idol. So far, it's all Kenshiro Teraji. Ang ganda ng mga palitan pero napakarami pong sinasalo ni Anthony Olascuaga and I don't think na yung mga pinapatama na ito ni Kenshiro Teraji eh kakayanin ni Anthony Olascuaga hanggang sa 12 rounds. Kung ganito nang ganito yung mangyayari, idol, definitely it will be a late stoppage for Kenshiro Teraji. Ayan ang mga combination, ano? Uppercut landed to the body by Teraji and then right straight. Kita natin, hirap na dito. No? Alas 8 ako bukas. Alas 8 ako magla-live, idol. Mukhang ubos na talaga. Yeah, idol. Non-stop yung Kenshiro Teraji at parang hindi napapagod, idol. At siya na ngayon yung umaatake. Paisa-isa na lang yung mga binibitaw dito ni Olascuaga. And it's a matter of time na lang, mga idol. Right hand, Kenshiro Teraji is picking him apart. Iniisa-isa, idol. Pinipitas-pitas niya itong mga idol. Nakapaw. A right hand by Teraji. Naka, wala na. Ito na, idol. I think Olascuaga is about to give up. Dito sa fourth round. Yung mga body punches na yun, talagang iniinda niya. Doon na naman, sinisikwat na Teraji. Palit sa southpaw stance and then balik sa orthodox itong si Olascuaga. And it looks like Olascuaga right now doesn't know what to do to stop Kenshiro Teraji. Nako, kailangan ni Olascuaga ang bawat minuto, ang bawat segundo ng laban ng ito mga idol. At delikado siya talaga rito. And I think 6-5 or 6-7, baka mapahinto na siya rito. Anong round? Papunta na tayo sa round number 5, idol. So far, it's all Kenshiro Teraji rito. It looks like Kenshiro Teraji is on the verge of defending his crowns dito sa laban mga idol. Start of round number 5, yeah. Eto na. Round 5. Still. Eto na. Inaatake na ni Kenshiro Teraji rito. Alam ni Teraji na mas mabilis na siya rito. There you go. No doubt dito na mga idol. It looks like Kenshiro Teraji wanted to finish this fight na. Pero bigla na buhayan dito si Olascuaga. Lalakas sa mga tinatapo niya. Dito sa mga early part ng round, kayang-kaya niya pang sumabay. Pero sa mga bandang paubos na yung segundo ng rounds, doon na siya nauubos, idol. Katulad nito, sumasalo na siya ng mga suntok mula kay Kenshiro Teraji. Busy talaga yung Teraji, mga idol. Ang bilis ng footwork ng Kenshiro Teraji. At wala na rito. Mukhang ubos na dito si Anthony Olascuaga. Right now, he is on the ropes. Under 2 minutes now. Dito sa round number 5. Kailangan na talagang lumayo dito. Parang robot si Teraji. Parang di na sasaktan. Over 10 rounds. Oh, nga, ito. Hindi pa bumibitaw ng suntok dito si, yun, bumitaw din ng jab itong si Olascuaga. Because right now, the referee is taking a closer look dito kay Olascuaga.
and 1-2-3 punch combination landed by Kenshiro Teraji. At umuoo na lang, tumatango itong si Anthony Olascuaga. Matindi rin, matibay rin itong si Olascuaga. Pero sa tingin ko, idol, mauubos na ito maya-maya. Sumasagot-sagot pa rin, matindi pa rin. Ayun din siguro yung gusto niya mangyari, mga idol. Another right landed. Pero tingnan natin, idol, abangan natin. Baka mamaya maka-chamba pa to. Pero ito, wala eh. The only way, I think, for Anthony Olascuaga to win is via knockout, idol. Yung mga sinasalot, mga tinatapon na suntok dito, baka mabaligtad pa yan, idol, nga eh. Francia does let's chat. Go the distance, yan. Idol, kapit tayo. Coffee, coffee. Okay, so that was the end of the fifth round. Idol, so far, it's all Kenshiro Teraji. Ganon katindi mga idol. And of course, na ako, ito, ito. Speeching and shout out as expected. Yeah? But I think if Jonathan La Bomba Gonzalez is on the other end, the other side of this of the ring, definitely it's going to be a total different fight. As we all know what Jonathan La Bomba Gonzalez can bring. But still, I believe Kenshiro Teraji will be the victorious there. And hopefully he can unify all the three belts. And sana maging okay na din ang pakiramdam, ang karamdaman nitong si Jonathan La Bomba Gonzalez. Right now, Teraji is the one putting in the pressure. And this is the same game tactic being displayed by Olascuaga. He will try to engage during the first minute of every round and then slowly nagfe-fade out na siya doon ano sa later part ng rounds. Good job from Anthony. Anthony Olascuaga is one tough dude. Tindi pa rin, ano? Ongoing palaban niya sa pana. Ongoing pa rin. Para si Papa John. Thank you. Thank you, Brandon Ziabole. Oh, pa-update sa round, idol. Round number 6 so far. It's all Kenshiro Teraji, ladies and gentlemen. Under 2 minutes now. Olascuaga is on the ropes. Oy! Good left landed by Olascuaga at nabuhayan siya doon. And right now, they're engaging. And ito, naikipagpalitan si Olascuaga. At siya na ngayon yung umaatake rito. And talagang gigil na rin si Olascuaga. Throwing heavy bombs but missing wildly. There's a body shot landed by Teraji. And right now, Teraji is trying to go back. Pumabalik siya rito. 1 minute and 30 seconds left dito sa round number 6. Sablay na naman yung tinapon doon ni Anthony Olascuaga. Nakakapagod yung mga ganon. At still, Kenshiro Teraji, very cautious, very disciplined. Talagang sinisigurado niya, he is on the right distance to throw those combinations and then immediately goes out of danger. Ganun po katindi. He's losing his legs little by little. I agree. Sino lamang Kenshiro Teraji, idol, definitely walang sablay. Lahat ng rounds, kuha niya. Good uppercut by Kenshiro Teraji. Under a minute now, ito na yung sinasabi natin. Nagka-fade na rito. Si Anthony Olascuaga as he ate another 1-2 coming from Kenshiro Teraji. Under 40 seconds now. One double jab and then right straight from Anthony Teraji but missed. Anthony Olascuaga. Nagra-rumble yung pangalan, idol. Bias, idol. Hindi talaga, idol. That's true. There are some instances dito kanina nakatama talaga si Olascuaga. However, nakikita talaga natin sa first minute ng round doon siya umaatake and then
ayan, katulad yan, under a minute, under 15, 20 seconds now, and Kenshiro Teraji is the one putting in the pressure, landing more punches. But good, right, left, and right by Anthony Olascuaga. Medyo mas maganda yung pinakita dito ni Anthony Olascuaga, mga idol. Pero still, hawak pa rin yun ni Kenshiro Teraji. Ang ganda ng feint na yon, and then fake shots sa body. Na para sa akin talaga, yun yung combination na tumama kanina. Oh. Napapikit siya dun. Oh. Pinakita yung slow motion ng tama ni and then right counter ni There are some moments na kung saan talagang nakakatama ng combination itong si Anthony Olascuaga. However, nakikita natin dito, first minute, talagang pupukpok siya. Kaya lang pagtapos na, nanduro na sa second half ng round, doon na, umaatake na naman ito si Kenshiro Teraji. Stamina, yeah, idol, that's true. Hindi ka ba makikita ang live, idol? Hindi pwede, idol. Live commentary lang tayo, idol. Bawal. Kaya sa FB, walang nagkakalat, idol. ESPN Plus, still, palitan pa rin, no? Round number 7, still, matibay itong si Anthony Olascuaga. So, palitan sila rito sa gitna ng ring. Who got the better of it? Kenshiro Teraji, nakatama doon. Pero sagot pa rin itong si Anthony Olascuaga. Matibay pa rin itong mama na to. Makita natin, mabibigat din yung mga tinatapo ni Anthony Olascuaga. Sabayan na lang sila rito. Palakasan ng tama, ubusan ng resistensya. Oh, good left to the body by Kenshiro Teraji. Oh, good right straight from Anthony Olascuaga. Eto, phone booth war, toe-to-toe fight, walang yakapan, batuhan lang ng suntok. Eto yung nakikita natin dito sa round number 7. But it looks like ito talaga yung ginagawa ni Kenshiro Teraji. Combination to the head and to the body. And right now, ito, umatras na si Anthony Olascuaga at napabuntong hininga. At tinamak na, sinusuntok na naman sa bodega ni Kenshiro Teraji at mukhang napipilitan ng yumakapit ng si Anthony Olascuaga. It looks like naubos na yung kanyang hangin doon. At yun, iniisa-isa at inuunti-unti ni Kenshiro Teraji sa bodega. At wala na pong nagagawa ngayon itong si Anthony Olascuaga kundi umatras. Dahil nasaktan siya doon sa bodega. Nakababa na yung depensa nitong si Anthony Olascuaga dahil napagod na siya dito. Bodega na yun. Sinisikwat dito ni Kenshiro Teraji. Pero nakatama na isang uppercut doon si Anthony Olascuaga. 1, 2, 3, 4 punch combination coming from Teraji. Pero sumasabay pa rin itong si Anthony Olascuaga. Tinatago niya yung kanyang bodega. Good body shot pero sumagot pa rin doon si Anthony Olascuaga. Ang ganda ng laban. Ang ganda ng laban. Anthony still locking this. Yeah. Good right straight landed by Kenshiro Teraji. Under a minute now in the 7th round. Body shot again. Naubos doon si Anthony kanina. Si Olascuaga. Yung mga palitan na yun. Kasi ang ganda ng mga combinations na pinapatama ni Kenshiro Teraji sa bodega. And then had another combination. But Anthony Olascuaga is trying to counter with an uppercut. At mukha nakakatama siya doon. Another uppercut again. And then another left uppercut. Tumatama kay Teraji yung mga uppercut ni... Ang tindi ng puso ni Anthony Olascuaga sa abayan pa rin yung mga uppercut na yon. Nakakatama kay Kenshiro Teraji. At nakatama doon si Anthony Olascuaga. Ang ganda ng palitan dito, mga idol. Palitan ng tapang. Walang atrasan. Solid, mga idol. Just when we thought that Anthony Olascuaga is about to give in. Pero sumabay pa rin. And he was able to land those uppercuts. Talagang tumatango yung mga ulo. Yung ulo nitong si Kenshiro Teraji, idol. So far, ang ganda ng laban na nawi-witness natin. Yeah, idol. Joel Embiid, pasensya. Ang problema sa'yo, gusto mo lang makapanood ng libre. paano magiging magandang laban? Idol, ito yan ibig sabihin, no?
manood ka, magbasa ka, i-check mo kung ano ibig sabihin ng live commentary. Dahil ang commentary, idol, kung naiintindihan mo, ang ibig sabihin, dinidescribe ko as the fight happened. Ngayon, kung gusto mo mag-vlog, mag-try ka mag-upload ng mga ganyang video kung di ka maka-copyright. If you don't know what you're saying, don't say it, idol. Oo. Ang dami mong sinasabi, hindi ka nakakaintindi. Yeah, that's true. Ako lang talaga nakaka-witness. Kung meron kayo nakikita niya sa YouTube, panoorin nyo, idol, maghanap kayo. Kung meron kayo nakikita, good luck. Oo, yan ang hindi nyo naiintindihan, yung copyright. Kaya nga po dinidescribe ko as the fight happens dahil hindi ko pwedeng panoo i-play sa inyo. Dahil hindi ako lisensyado, hindi ako authorized para i-play yung laban. And it's something na kailangan nyo matutunan. Gusto nyo puro libre. Oo, ganda ng laban, tunay na boxing. O nga, idol eh, ewan ka ba dyan? Gagawa niyan, takot. O ba't hindi mo gawin? Ba't hindi mo gawin, idol? Gawin mo, hinahamon kita, gawin mo. Yan ang problema sa'yo, gusto mo lang lagi, ganyan. Umaasa ka lang eh. Gamitin mo yung keyboard mo, and then mag-search ka, and then good luck, idol, that's it. Oo, idol, ayaan mo siya, kasi mas gusto ko yung ganyan. Oo, makaka-copyright. ESPN Plus na nga lang, ayaw pa eh. Eh, mga tao, no? Hindi natin maintindihan kung gano'ng kakikated. Round number 8! Isa ka lang sa nanonood sa 170, mga idol. Oo. Oo. Hindi niyan alam, idol. Hindi niyan alam sa tingin ko. Walang alam yan, idol, siguro sa tingin ko. Oo nga, ay ayos. Sino lamang, idol? So far, it's all Teraji right now. Eto, nakatama na naman dyan ang combination. Under 1 minute and 30 seconds now, this is round number 8. So far, ito ang ganda ng laban. Mukhang maaabot, idol, ano, sa 12 rounds dahil dun sa pinapakita ng Anthony Olascuaga. Medyo nag-aalangan na rin itong si Kenshiro Teraji because of those uppercuts na pinatama ni Olascuaga dun sa previous rounds. And right now, Kenshiro Teraji is maintaining his distance just to make sure na hindi siya masusundutan o masasabitan ng isang malakas na suntok mula kay Olascuaga. Oo nga, idol eh. Bukas din laban ni Sebastian Fundora, idol. Pass the round. Oo nga eh. Saray kasi yan. Oo nga eh. 100 view. Ito, idol ko to si Joel Embiid eh. Nanghina nga ng pangalan yan eh. Ibig sabihin, oh nga, panggalo yan. Ayaan mo siya, idol. Oo, ibig sabihin yan, pinalaki yan ng magulang niya. Kudos sa mga magulang mo, idol. At pagdadasal ko ang iyong pamilya. Maraming salamat sa'yo. May sinabi ba akong ano? Kasi hindi mo nakikita, nakikita mo lang sa YouTube eh. Nakasabay ito sa Facebook eh. Combination, final 10 seconds now. At ito, mukhang bumabanat pa rin. Itong si Olascuaga at napipilitang umatras itong si Kenshiro Teraji. Nako, delikado pa ata rito, idol. Sino lamang, idol, na ito? Ito, lamang pa rin si Kenshiro Teraji. But, dun sa round number 8, nakita natin nagra-rally pa rin itong si Anthony Olascuaga. It looks like Anthony Olascuaga nakakuha ng second wind. Grabe, no? Ayaan mo lang siya, idol? Oo, hindi nakakainti. Ayaan mo siya, idol. Bukas pa laban ni Tapales, idol. Ano, mag-start ako ng ano, ng alas 8 siguro. Kasi ano sila eh, tawag mo rito, co-main event sila, idol eh. Eh ganun talaga, idol, kasi meron akong pinangangalagaan na channel. Hindi ako, never ako nag-live. Oo, sabi niyan. Oo nga eh, idol eh. Galit na galit nga, hindi ko alam kung anong ano nito. Ano to siguro, honor student yan. Ayaan mo lang yan, idol. Ayaan ko lang yan. Nanonood yan eh, di ba? Kahit anong gawin niya, kahit mag-comment siya dyan, hindi siya makakapag-comment kung di siya nanonood. Di nanonood siya. Gagawin ko pa ka moderator yan eh. Gawin ko moderator yan. Anthony had landed 3 there. Kenshiro seemed too affected. Yeah. Kaya lang natin, idol. Kasi nanonood yan, wala siyang magawa. Kenshiro Teraji pa rin, idol. Ang lamang dito ba'y puntos? Eto, nagbibigayan na sila rito, no? Pero malakas pa rin yung Anthony Olascuaga, idol. Sabayan na sila rito.
Pero ito, let's see. Makatama na, 1-2-1-2 si Teraji. At mukhang nasaktan na rito. Body shot landed by Anthony Teraji, by Kenshiro Teraji. At napapabigay na yung tuhod dun ni Anthony Olascuaga. Nagkakapalitan combination. Ah, hininto na po ng referee ang laban. It looks like it's too much. Tinapos na po ng referee. Round 9. Grabe talaga yung mga sinalong suntok. Ano? Nakita talaga. And I think sa 6 rounds, tinititigan na ng mabuti ni referee Mark Nelson. Mark Nelson ba? Yung boksingero si Anthony Olascuaga. Oo. I think talagang kitang-kita. Ano? Yung body shot, pagtama ng body shot dun sa kaliwang bodega, medyo bumigay yung tuhod, kumalog, and that's a sign na sabi ni ano ni referee Mark Nelson, talagang kailangan. Marvin Mabait TV, oh, yung meron pala eh. Bili mo na lang ng pay-per-view tayo. Oo nga, idol eh. Maraming salamat. Nako po. Anthony fought pretty well. What a hard fight for him at this point of his career. Yeah. Kumbaga kasi yung short notice na yon, yung record niya na 5-0-3. Kumbaga, binibuild up pa siya eh. Papunta dito sa ganitong laban eh. And that number looks promising, idol. Yung 5-0-3 ni Anthony Olascuaga. Pero yung laban, we never know. Ganito katapang yung bata na to. Yan, tapang. Salamat sa live. Welcome, sir. Lechon na sardinas. Manalo si Kenshiro, sir. 9th round, the technical knockout. Pasensya na nga po. Hindi minadali. Nagantay lang talaga. At Tapales, Shakur Fondora, Adesanya Pereira. Yeah, idol. Definitely. Talo na naman ako. Pasensya, Joe. Experience lagi panalo. Hindi pa na. Yeah, idol. That's true. Amazing. Ang lupet ng pinakita ni Kenshiro. The amazing boy, Teraji. 9th round technical knockout. Na-retain niya yung title niya, mga idol. Oo nga, idol, Ronald Robinson de Arroyo. Pagdasal natin, idol, at supportahan natin yung ating kababayan. Ay, maraming salamat, Ryan Maglaki. O, pasensya. At thank you din sa inyo, ha. Oh, Victor Cananea, welcome, sir. Kita-kits tayo bukas. Naku, na ang daming magagandang laban. Bukas na lang uli. Maraming salamat, sir. Tapalis, just the undercard main. Yeah, that's correct. So, magla-live ako ng 8. Hindi ko alam kung mga 10 baka mag-start. Pero let's see. Let's see. Maraming mga magagandang. Daing lang muna. Okay lang, idol. Basta may kamatis. Panalong-panalo yan. Thank you, boss. Bukas uli. Akio, Jairo, Vibo. Ay, maraming salamat sa inyo, yung mga kaibigan natin sa Facebook, ha. Sa mga sumusubaybay, maraming salamat sa inyong suporta. Slow motion. Hindi, idol, sinuko na nung referee. He's eating too much punches. Ang dami ng mga sinalo. Panalo mga Japanese. Yeah, bukas ulit. Maraming salamat, sir. Co-main event lang sila, idol, sila Tapales. Welcome, sir, Romer. Yeah, hey, thank you for the live coverage. How many years? I was very early when I started watching and no one was awake. Well, that's a good thing, you know. But definitely tomorrow it will be evening of in your location and it will be morning here in the Philippines. So, hey, look, Larry, thank you very much for tuning in and thank you very much for being here. It was a pleasure having you here. Salamat sa live commentary. Well, sir, yung pagiging patience. Yeah, I do. That's true, brother Rodel. Padi. Yeah, no, Jonathan Gonzalez beats this version. Love this live. We'll visit you more in future. Thanks. Ciao, boss. Thank you. Maraming salamat. Itlog mo na, boss. Mga idol. Kita kits bukas. Mga idol, maraming salamat. I mean, yeah. Thank you. World Boxing and Other Sports PH. Lantic 22, sir. Maraming salamat. Ito yung mga kaibigan natin. Panalo po si Kenshiro Teraji. Subscribe, of course. Hey, thanks. Thanks a lot, sir. See you tomorrow, guys. Have a good night's sleep. Yeah. Sports main event na po ba? Tapos na po, Sir Eman Teves. Panalo na po si Kenshiro Teraji via 9th round technical knockout against the late replacement Anthony Olascuaga. Idol, kaya ba ni... Nako, idol, pwede. Kaya ba ni QA? Idol, mas mababa yung timbang na to, no?
light flyweight ito, mas mababa idol. Raymond Espinosa, God bless idol, maraming salamat, nako maligayang Sabado de Gloria sa inyong lahat. Welcome sir. Kita kits tayo bukas, nako idol, hindi ko na ito patatagalin. At naiiyak dito si Kenshiro Teraji, ano? So titingnan natin dito mga idol, nandiyan diyan yung pangalan ng idol ni Reggie Suganob. Panalo bukas, maraming salamat idol. Shot na lang. Maraming salamat sir. Thank you very much. Welcome and good evening to all. Maligayang Sabado de Gloria sa inyo at kita-kits bukas para sa live commentary. God bless mga idol. Maraming salamat.